Eh ngayon, kung pangalan ng pag-uusap, eh hindi po yan ang tema. Ibang tema po yan. Pala po, meron pong palatandaan sa iglesia itinatag si Kristo. Mateo, Kapitulo 28, Versikulo 19. Ito po ang talatang palatandaan ng iglesia. Dahil dito, magsiyaong na kayo at gawin ninyong alagat ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano po ang palatandaan ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay sa mga tao? Ang kanyang iglesia magtuturo. Ang sabi ni Kristo, humayo kayo sa lahat ng bansa. Inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro sa kanila ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Sa madaling salita, yung mga inutos, mga tinuruan ni Kristo. Kaya meron pong mga turo si Kristo ang nakakaalam at ang magpapaliwanag mga apostol. Yung mga tinuruan, at yung mga tinuruan ng mga apostol, may magtuturo din, mamamatay. At pagkatapos mamatay nito, bago mamatay, may magtuturo pa rin, may tuturuan, hanggang sa kasalukuyang pagtuturo. At gusto ni Kristo, yung iglesang itinatag niya, maging laganap, lumaganap sa buong sanlibutan. Ano po sa salitang Grego ng mga panahon na yun? Yung sinasabing laganap, gusto ni Kristo, dahil sabi ni Kristo, humayo kayo sa buong sanlibutan. Gusto ni Kristo, lumaganap. Sa madaling salita, ang laganap po sa wikang Grego, Katolikos, ito po ay suportado ng ebidensya. Sangayon po sa Encyclopedia Dictionary sa Webster po, ganito po ang ating mababasa. Ito po ang ating mababasa. Ano po ba ang ibig sabihin ng Katolikos sa wikang Grego? Ito po, Catholic, sa wikang Ingles. Catholic, derived from the Greek word, Katolikos. Universal. Roman Catholic, liberal or comprehensive in understanding and sympathies. Member of the Church, universal, worldwide, general. Ibig sabihin, ang ibig sabihin po ng Katoliko sa wikang Grego at sa wikang Ingles, ang Katoliko daw, universal, worldwide, general. Ang magaling salita, lahat, sakop ng Katoliko. E nung bang itatag ni Kristo ang kanyang iglesia, o nung itatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ni Kristo, ito ba'y Katoliko na? Hindi po. Huwag pong magkakamali ang bawat isa. Na nung itayo ng Diyos o ng ni Kristo ang iglesia, Katoliko na ba? Hindi pa po. Sapagkat, hindi pala ganap. Nasa Jerusalem pa lang eh. Pero ang balak ni Kristo o ang motibo ni Kristo, lumaganap sa buong sanlibutan. Eh nung lumaganap na, tinawag na Katoliko. At itong Katolikong to, mapapansin po natin, kung aatras po tayo sa panahon po natin, 1996, paatras 1995, 1994, pababa, hanggang sa panahon ni Kristo, mababalakas po natin. Ito po ba'y suportado ng kasaysayan? Ito po ba'y may mababasa ko? Eh sana sa pagbabasa ko, tutulad ni Ginoong Suriano. Itong babasahin ko. Dito po sa Encyclopedia Britannica, Volume 15. Ito po ay mababasa po natin sa page 985, Volume 2, Paragraph 3. Ito po ang ating mababasa. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the talents of the apostles in 1st century AD. Maliwanag po. Naku, babalangkasin daw po ang yanakin ang Roman Catholicism. Mapapansin po natin na ito'y nagmula sa
kayo ng mga apostol. E ano po ba ang ibig sabihin ng kuleyo? Ang kuleyo po ay isang institusyon o isang asosasyon ng mga apostol. Kaya po para matuto kang bumasa ng Biblia na tamang interpretasyon, magdadaan ka sa kuleyo ng mga apostol. Etong si Ginoong Suriano, nagbasa lang. Ayun, pinasok niya yung sarili niya. Ito nga ang niya ako. Tunay na ako. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang pagpapatunay. At ito namang mga ibang-ibang sektang ng pananampalataya. Magbabasa ng talata ng Biblia. Pagkatapos, babasa ng Biblia. At ako na rin to. Kaya sila-sila nakakalaban-laban ng iba't ibang sekta. Kaya sa pagtindig, sana, ni Ginoong Suriano, tutulan niya. Sabihin niya kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan! Yan ang tungkulin ni Ginoong Suriano. At pagkatapos, sabihin niya kailan at saan itinatag ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po katungkulan. E ako, kaya-kaya ko. Kahit ang lalapang itinitindig si Ginoong Suriano, kayang-kaya kong ituro na kanyang inaaniban eh hindi tulad. Huwag po kayong magagalit sa akin. Wala po rito personalan. Dito po, meron pong tema na nire-resolve kami. Hindi po ako pumunta rito, ang St. Peter Men Society para tuligtain si Ginoong Suriano, si Ryan at Akin, hindi po. Kung hindi, pinagmamapuri ko si Ginoong Eli Suriano sapagkat isang Pilipino sa tulad ko na nakapagtatag o nakangamahala ng Iglesia. Kung ang iba't ibang banyaga, mga Amerikano, mga Briton, at iba't ibang banyagang tao nakapangangasiwa ng Iglesia, higit sa lahat, ako, pinagmamapuri ko, pinagmamalaki ko ang aking kababayan na si Ginoong Eli Suriano na namahala ng isang Iglesia. Kaya nga lang po ang kanyang pinamahalaan ay hindi tunay. Only five minutes left. Yung po ang pagkakaiba. At ito, para patunayan ko sa inyo, sa pagtatanong ni Ginoong Suriano, baka tanungin nga ako, meron ka bang nabasa sa Biblia? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Aba, hindi po yan ang tema natin. Hindi po yan ang tema. Ang tema po natin, alin ang tunay na iglesia? Sapagkat, ang magpapatunay po ng tunay na iglesia, kasaysayan po. Kasaysayan ang magpapatunay na yung iglesia ang kinaaniban ng bawat isa sa amin nang galing sa mga apostol. Una, bakit ko po nasabing hindi tunay ang pinangangasiwaan ni Ginoong Eli Suriano? Eh, kailan po napatatag yan? Nito ng 1980s. Kailan po pinarehistro ng tagapangasiwa? Nitong panahon lang po natin. At saan na napatatag? Eh, sa Apalit, Pampanga po. Kaya kitang-kita po natin na si Ginoong Eli Suriano hindi po kalugtong ng iglesia ang itinatag ng Diyos o ni Kristo. At si Ginoong Eli Suriano, wala pong otoridad sa Biblia. Ako ang otoridad dito. Ako. Last 3 minutes. Bakit ko po sinabi otoridad kami? Sapagkat kami tinuruan ng pare. At yung pare nang galing nung unang siglo. Paatras, karugtong kami ng iglesia ang itinatag ni Kristo. Konting katahimikan lang po. Silensyo. Para makita po natin, para maging maganda po ang pag-uusap ng bawat isa sa amin, bigyan po natin ang katahimikan. Para na sa gayon, magkaroon ng concentration ang bawat isa sa amin. Dahil kung magkakaroon ng distraction, imbis na makapakinig kayo ng talagang dalisay at tunay na aral o tunay na nagagalap, kaya konting katahimikan po. Kaya sa pagtindig ko po, bago ako magtako, dahil mga ilang minuto na lang nalalabi o segundo, sana pag tumindig si Ginoong Eli Suriano, ipakita niya na yung pinangangasiwa niya iglesia nanggaling sa Jerusalem. At yung pinangangasiwa niya kinakailangan nagmula nung unang siglo.
at si Kristo ang nagpatag. Kaya at pag tumutulaman siya, kailangan pakita niya kung sino tao ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan at saan itinatag. Pag yun ang napakita niya, nakasusunod siya sa tema. Pero kapag siya nagbabasa ng Biblia, nagpunta sa aral, kayuan niya, sumasamba sa larawan. Eh di sana, larawan na lang ang pinaksa namin. Kayuan niya. Kayuan niya yung mga lobong money nila, yung mga pari ninyo. O di sana, yun na lang naging paksa namin. Lobong money nila. Kayuan niya. Nagbabawpig mo ng bata. O di sana, yun na lang naging paksa namin. At ang paksa dito, meron tayong nire-resolva. Alin ang tunay na iglesia? Ang iglesia kinaanibang ko o iglesia kinaanibang? 1 minute and 30 seconds, ladies and gentlemen. Ni, alin sa dalawa na kinaaniba namin, alin ang tunay? Kaya po, sana sa pagtindig ni Ginoong Eli Suriano at sa pagtatanong niya, sana naintindihan niya at nakikinig siya sa akin na yung tinitindig ko nung hindi pa nga, nung natapos na po ang Biblia, nung lumaganap ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o lumaganap ang Iglesia itinatag ng Diyos o ni Cristo. Alin sa dalawa? Walang problema, hindi po namin pinag-uusapan dito alin ang pangalan ng Iglesia. Kahit na anong pangalan yan, wala po, hindi yan ang pag-uusap. Alin ang tunay ng Iglesia? Yung kinaaniban ko o yung kinaaniban niya? Dito muna ako nagtatapos. Maraming salamat. Maganda na dito sa'yo. Makikisingit lang po, yung pong sasakyan na may plate number TBF112. Nakaharang lang po. Kung nandito po ang driver, pakiayos na lang po ang paraya. TBF112, owner type po yan tayo. Nadinig niyo po mga kaibigan ang payag ni Froilan Gaza sa type ng sa aking tanambahagi ng Katoliko po. Ngayon po ay ibibigay natin sa mesa naman po ni Brother Eddie Soriano ang microphone. Sandali lang po, share ko lang po sa oras. Magkatanong ko kayo, sampo nyo po. Oras po ng pagkatanong ni Ginoong Soriano. 10 minutes. Okay, ready na po, Mr. Garza? Apo. Cross-examination po. Ready na po. Okay. Unang tanong ko sa iyo, kapatid, sabi mo kanina, hindi ako otoridad at ikaw ang otoridad. Inuulit mo bang kinukonfirm mo? Okay. Magaling. Bilang otoridad, ang lahat ng sasabihin mo, official. At meron kang patutuon na yan eh talagang meron connection sa mga proper authorities ng Catholic Church. From the Monsignor to the Cardinal and to the Pope. Yeah. Ililiwanag lang natin. Sumasang-ayon po si Mr. Liliwanagin ko naman po ang dahil dinugtungan niyo yung tanong niyo, dudugtungan ko yung sagot ko. Ang sabi ko, otoridad ako ng simbahang Katoliko. Pero ang naging yung nakatanungan hanggang sa Papa. Sa Papa, wala akong relasyon. Kundi yung pari ko at yung pari ko may relasyon sa kardinal. Yung kardinal may relasyon sa papa. Ayun nga, yun nga. Maliwanag naman yun. Sabi nyo kanina bilang autoridad ako, pag magbabasa lang ng Biblia, hindi gusto. Ang kailangan, patunayan ng kasaysayan. Tama po, ang tunay na iglesia. Ngayon ba sa pag-uusap natin ito, ibig nyo bang sabihin hindi na tayo magbabasa ng Biblia? Magbasa kayo ng palatandaan. Hindi, tayong dalawa. Magbabasa. Magbabasa. Kasi lumalabas parang pag magbabasa lang ng Biblia, lalabas, invalid na ang patutuo eh. Sa mga katuloy, kailangan... Mr. Moderator. Ang susunod kong tanong,
ang authority ba o ang kapangyarihan para mas masanib ako sa halimbawa sa tunay na iglesia, hindi kailangang mabasa, kundi kailangang ikwento sa akin sa kasaysayan. To 1994, to 1993, to 1893, to 1793, and up to the time of the apostles. Yun ang sabi mo kanina, no? At sabi mo, kailangan pang dumaan sa kolehiyo ng mga apostol. Ayan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ibig mo baga sabihin, walang kapatid-patid yun? Yung authority na yun? Oh, wala po. Wala. Wala. Kung mabasa ko sa Catholic Encyclopedia, na libro ninyo, na may kapit. Kung mabasa ko may kapit, tatanggapin mo, nagsisinungaling ka. Sasagot ako. Kapag binasa mo ang aklat namin, ako ang magpapaliwanag ng aklat namin. Ah, hindi. Hindi. Paliwanag yung aklat niyo. Ba't mo papaliwanag? Sino ang mas maganda magpaliwanag? Ang iglesia, ang otoridad na Iglesia Katolika mula sa Papa Osya. Si kami! Kami! Sino? Sino ang magtatanggayin mo? Yung authority nilang mas mataas sa kanya, Osya. Mr. Moderato! Mr. Moderato! Magandita ako! Ako! Magandita ako! Sige, ikaw na. Osya, ikaw na. Magandita ako! Ako ang dapat tanungin, hindi ang mga tao. Oo, tama. Ito nga libro, babasahin ko para sa'yo. Saka ikaw ang magpaliwanag, ha? Ito. Susunod na tanong. Oy, mga audience, tahimik lang po. Susunod na tanong. Lahat ba ng naging papa sa Roma, authority ng iglesia nyo? Lahat ng naging papa, bukod tangi, at mga antipope. Ilan ang antipope? Marami! Marami! Gano'ng karami? Alam mo kung gano'ng karami? Marami! Marami! Ang panahon? May gitsang po? Basta pipilangin ko! Meron dalawang po? Hindi natin pinag-uusapan ng lumulong. Gano'ng katagal? Marami! Gano'ng katagal naghari ang mga antipo? Aba, matagal na panahon yan. Ah, sa makapit! Doon sa panahon ang naghahari ay isang papang hindi kinasihan ng Diyos. Tuloy-tuloy pa ba ang kang autoridad na iglesia? Sasagot ako! Sasagot ako! Sige, sumagot ka! Sumagot ka! Oh, ito po ang sagot! Nung magkaroon po ng antipope, nung panahon na magkaroon ng tatlong papa, yung dalawa po doon peke, yung isa genuine. Kaya tuloy-tuloy ang papa. Ah, ganon. Sino yung peke? Sino-sino yung mga peke at sino-sino yung genuine nung magkaroon ng tatlong papa? Ito mo. Babatayin ko kayo. Natural gusto ko. Kaya ako nga tinatanong sa'yo eh. Sino ang genuine doon sa tatlo? Okay. Sasagot ako. Hindi, ito. Ang mga unang naging antipope nung panahon po ng 217, si Hippolytus. Sino yun? Nung 251, si Nabotian. Ayan. Nung nang sabihin na, sumasagot pa ako. Hindi pa tumarating tayo sa tatlong papa. Hindi ba yung tanong ko sinasagot mo? Sabi mo yung tatlo eh. Ay, sabi mo, sasagutin mo yung tatlo. Nung magkaroon ng pagkakaiwayo ulit, nabumpisa ka ng 217, kaya kung mapasok ako, maliligaw ang tao. Kaya nga, nung 217 ba? Tatlo ba ang papa nung 217 o isa lang? Ayun nga, sumasagot ako. Sumagatin mo. Sumasagot ako, kaya... Sagatin mo nga. Tinanong. Nung bang 217 na binasa mo na unang magkaroon ng antipope, tatlo ba papa nun o isa lang? Sasagot ako. O, sige, sagot. Ang tanong kasi ni Ginoong Suriano, ilan ang naging papa? Kaya ang sagot ko. Kaya ang sagot ko, maraming naging papa. Oo, binasa ko ngayon. Paano naliwa natin siya? Kaya darating sa tatlong papa. Huwag kang mainip, Ginoong Suriano. Huwag kang mainip, darating sa tatlong papa. Kaya ba't ako mainip dahil mauubos ang oras ko? Kaya, ano muna hindi ka? Binasa mo kanina yung 217 na unang-unang antipop. Ang tanong ko sa'yo, maliwanag, nung bang 217 AD? Tatlo ba ang papa na o isa lang siya? Kaya nga sinasagot siya. Sagutin mo na, tatlo, isa lang. Isa pa lang. Ay, isa pa lang. Sa mga tweet, kung isa, noong pang 217, napatid na ang otoridad ng Iglesia Katolika. Meron pa pa.
nung... Kinarealo ko sa'yo! Yung oras na tatlo ang papa. Ang sukat ang binasa mo yung iisa lang ang papa. Hindi ka ano sumagot sa tanong. Oh, di ba? Ganun niya ang gagawin na nyo. Kung ano ang tanong, yun lang ang sagot. Eh, sinasagot mo na eh. Eh, di ba yung sinanila? Patuloy natin kung ito yung sinagot mo. Tapos na yung paliwanag, kaya kailangan puro sagot naman ngayon. Oh, yun. Salamat po, Mr. Moderator. Yung moderator, hindi po kailangan ng paliwanag dito eh. Tanong at sagot lang eh. Bayas ang moderator eh. Bayas ang moderator eh. Hindi po, kasi eh. Hindi po ako bayas, kaya alam. Kasi ba, bakit ikaw ang moderator? Oh, si Krabi. Hindi kasi yung ganito eh, no? Kanina, nagpapaliwanag, ano? 90 minutes nagpaliwanag. So, oras yung magkadarong. Kaya nga, pag sinulong, tanong at sagot lang. Wala nga yung masyadong nagpapaliwanag. Dahil yung pagkadarong, hindi mo ka oras yun nun. Mami, ha, ganun ka rin. Alam kayo lang. Tanong at sagot lang. Hindi yung pagkadarong. Kapilaso lang siya ng moderator. Kung hindi tayo maniniwala sa moderator at sa timekeeper, ang po eh, kung di yan naman, ano ba naman klase ng usapan nito? Hindi ako kasi, kaya natin niya, ang keeper sa inyo. Sabi mo, no, para sa inyo, kaya natin niya, para sa ating lahat. Wala naman ako ang kinakampiyan, hindi ako pasabi rito, hindi rin ako pasabi rito. Kaya may oras ng pagpapaliwanag at may oras ng pagsagot. Nauwi yung paliwanag, kaya ngayon tanong at sagot. Oh, bilang timekeeper. Pero, sige na po, sandali. Bilang timekeeper, ito po 10 minutes na oh. Time is up. Oh, yan. Ako po timekeeper, hindi pa lang magsalita. Eh, sabi niya po sa akin, eh kanina, nire-request ko po, eh nagumaandar po itong ano, inutosan po ako ng ano. Eh, ang sabi ko rin, natanggalin mo yung baterya, kasi ako na sila dahil time out yun. Dahil ako na nakikita eh. Tapos sabi mo sa akin, ilagay yung baterya. Eh, ako na nakikita. Training lang po, pare. Training lang. Maraming salamat po sa inyo at naunahan niyo po ano, ang position namin. Salamat. Ito po, bago po ang lahat, ito na po, friendly lang po ito, ha? Friendly. Oh. Wala pong ano po, ha? Yung boksigero po, hindi tayo malalakas ang boses, ano? Tama po. At wala lang away. Oh, tama po. Kasi sa boksigero, pagdating po ng last round, yung final round, ha? Basag na mukha, niyaya ka po eh, ha? Kakakawaan eh. Ito, ganun po sana, ha? Hindi naman tayo nag-boksigero, ha? Maraming salamat po. Baka palitan niyo po ako rito. Sakay kong timekeeper. Oh. Oh, palipasa ka naman doon. Okay, ready na po. 20 minutes. Eh, kay Ginoong Soria. Oh, ito pong 20 minutes na to ay para kay Brother Eddie Soriano. 20 minutes time. Opo. Ito po, yan oh. Nakita niyo po, Mandar. Oh, go. Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una, sabi niya walang personal. Pero pinersonal niya na ako kanina. Hindi siya totoo kung magsalita dun sa ginagawa niya. Sabi niya, hindi nakabasa ka lang, ikaw isasaksak mo na ang sarili mo. Eh, ito yung kasi Soriano, nakabasa na, pinaksak na ang sarili niya. Hindi ba personal mo? Ako na pinag-uusapan dun, hindi na yung chest namin. At saka ikaw, hindi na rin ikaw eh. Na may personal ka rin. Tuturuan lang kita ng salitang walang personal. Ako ang sasabihin ko sa'yo, dahil alam ko namang ano ka namin eh. Hindi naman ikaw ang authority. Bagaman sinasabi mong authority ka, tatanggapin ko na rin, granting. Pero without accepting it fully because I know of the Catholic authorities. Oh, meron tayong otoridad na kinikilala. Iba ang sinasabi ng otoridad niya kaysa sa kanya. Kaya sa cases na magkaiba sila ng papa sa sinasabi, sino paniniwalaan nyo? Si Mr.
Garza o ang Papa sa Roma? Siyempre ang Papa kung tunay na Katoliko kayo. Ayun. Unang-una yung sinabi niya kanina, ano daw ang palatandaan ng tunay na iglesia? Tatlo raw. Ewan ko kung saan niya binasa yung tayo lahat, tatlo. Ang akin, sampu eh. Sa kanya, tatlo. Kanya lang yun. Wala naman siya binasaan. Ang palatandaan dapat tatlo. Saan binasa? Ni sa Catholic Encyclopedia, ni sa Encyclopedia Britannica, ni sa Biblia, wala yun. Na tatlo. Ang palatandaan ng tunay na iglesia, marami. Tandaan nyo ang tema, which is the true church. The true church. When we speak of the true church, from its name up to its doctrine, make up the true church. Sasabihin mo hindi kasama pangalan. Sa muna hakilap niya kung otoridad ka. Ha? Pwede bang yung tunay na rosas ay pangalanan mo ng sa pagita? Hindi pwede. Yung tunay na ginto, hindi mo pwede talagang tansyo. Matatansyo tayong lahat yan. Ang tunay na iglesia ho, kaya magiging tunay, it conforms with every biblical standard, not human standard. Tandaan nyo, ang magpapakilala ng tunay, walang encyclopedia, walang librong ginawa ng tao, ang magpapakilala ng tunay, ang Diyos, at tangin siya lang. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa ikalawang, sa unang 1:5, ganito ating mababasa. Sapagkat, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sino gumawa ng Encyclopedia Britannica? Nung basahin niya ng Iglesia Katolika, traces its origin back to the time of the apostles. Sino nagsabi doon? Ang Catholic ang Encyclopedia Britannica ba nagsabi noon? Kung aaminin lang ni Mr. Gracia, Miss Dagasa, na Miss Understood niya yung binasa niya. According to the Encyclopedia Britannica, the Catholic Church traces its origin from the time of the apostles. It is not the Encyclopedia Britannica that traces the origin of the Catholic Church from the time of the apostles, but it is the Roman Catholic Church as well. Sila magsasabi na sila galing pa sa panahon ng mga apostol. Pero lalong mag-aang sa akin, patunayan kung yun hindi yun ang tunay na iglesia. Kung sila'y mag-uumpisa pa sa panahon ng mga apostol. Na pagkat ang mga apostol may hula, pagkaalis nila, lilitaw mga limatik. Pakinggan nyo sa isang talata ng gawa, sa gabing, ang hula ng mga apostol ganito. 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang tahanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pagkaalis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mga dala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ayan, meron lilitaw na mga masasamang tao. Ito po ay mababasa natin sa 26th translation of the Holy Scripture. Ito po babasahin ko. Ang sabi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit hath appointed you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. At tinasabi po rito, to feed the church of God. Hindi yung Holy Roman Catholic Apostolic Church. Hindi. To feed the church of God. Huh? Sa saling Tagalog, Iglesia ng Panginoon. Bakit sinabing mag-ingat kayo na sa Iglesia ng Panginoon? Bakit pinag-iingat sila? Meron ho kasing mangyayaring apostasye. Merong isang malaking na pangyayaring magaganap sa pagkatapos ng kaarawan ng mga apostol. Babasahin po natin, tutuloy po natin, no? Ang sabi nito, to feed the church of God which he has purchased with his own blood.
For I know this, that after my departure, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Pipirahin yung kawang mga sakit. Tapos, and also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Ayan. Kaya, alam nyo, may mulang sinasabi si San Pablo na pagkaalis nila, may papasok ng mga sabihin na natin mga pilyo, mga loko, ha? Na yung kawal, ililigawa sa akin, they will not spare the flock. Tapos ilalagay yung mga alagad sa kanilang hulihan. Sila ngayon ang maghahamit. Merong hiulang ganyan. Ngayon, sinasabi ng ating kapatid, nung tinanong ko siya, tuloy-tuloy ba ang authority ng Iglesia Katolika noong unang panahon? Sabi niya, tuloy-tuloy daw mula sa panahon mga apostol. Sabi niya pa rito, kailangan maging pumasok ka sa College of the Apostles. Ha? Meron palang college sa mga apostles. Ang alam ko, College of Cardinals. Yung nagtitipon sa Sistine Chapel pag nawawala ng Papa. Pero yung College of the Apostles, asa sa Biblia yung College of the Apostles? Ha? Meron ba nun? College of the Apostles? Basahin mo kapatid. Kahit saan mong basahin Biblia, at sa papayag ako, basta sa Biblia ko lang basahin. Kasi yung mga apostol, ang sabi sa Biblia, tinanin niyo ang kanilang kaukalagayan. 4:13 ng gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangasaka sila. At napakilala nila na sila'y mga kasama ni Jesus. Therefore, hindi pala umatin ng college yung mga ako. Walang pinag-aralan mga mangmang may college. May elementary nga wala ay oo. Ayan ang mahirap pag walang Biblia. Maloloko na tayo. Lahat ng magkukwento, pwede na ikwento. Bakit? Ay, walang Biblia. Walang standard yung true base. Basis of faith. Ngayon, gusto ko lang na huwag po mailigaw ang kapwa ko. Ano? Huwag kayong maniwala dun sa sinasabing kailangan ko ang tunay na iglesia malaman kung sino ang nagtatag. Kailan itinatag at saan napatatag. Yan ang kanyang tatlo. Ha? Ako naman, ang tunay na iglesia, kailangan patunayang buo ng Biblia mula pangalan hanggang doktrina hanggang mga aral hanggang sa lahat ng kanyang mga aral. Kung pwede mo pang patunayan yung tunay na hindi mo kukunin yung aral? Ano yun? Ha? Eh sabihin mo matunay ka tunay. Pagtapos pag binasok kita ang aral mo, puro aral ng demonyo. Paano mangyayari yung aral? Yan eh, sabi yun? Ha? Naniniwala ba kayo na meron mga aral ng aral ng demonyo? O, pakinggan nyo. Sabi ng mga apostol, pagkatapos nila, dadapot alamin mo ito na sa mga huling araw nung panahon mga apostol, pinaaalam kay Timoteo, buhay pa si Timoteo noon, magaganap na ito, na ang iba'y magsisitalikot sa pananampalataya, makikinig naman sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan, na hinirohan ang kanilang sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang hati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalatay at nakakaalam ng katotohanan. Ito ang hula ni Pablo. Meron tatalikod sa pananampalataya ang gagawin, mga ngaral ng aral ng mga demonyo. Ano yung mga ipangangaral nila? Meron silang pagkukakanlungan. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa. At ipag-uutos lumayo sa karne o sa lamang hati. Sa kasaysayan ng religion, if you have to read the history of religion, aling iglesia ang kauna-una pinatuparan nun na nagbabawal ng mag-asawa? Ayan. At lumalayo sa lamang kate, yung bihilya. Ha? Ayan ang dapat nating maintindihan. Eto, ang kauna-una ang batas sa pagpapairan ng di pag-aasawa ng pari ay pinagtibay sa kapulungan ng Elvira, Canon 33, sa Espanya noong 300 taon humigit kumulang.
Ang mga obispo, mga parit, mga diakon na itinitiwala kapag sila'y namuhay na may asawa at nagkaanak pagkatapos ng maordinahan. Ang ganyang uri ng batas ay pinagtibay ng Kapulungan Romano sa ilalim ni Papa Siricius 384-399 AD na sumulat sa Espanya at sa Afrika upang ipatupad ang utos. Ilang taon pagkatapos, si Papa Innocentio I, 400-417, ay sumulat ng gayon din kina Obispo Victricius ng Rowen at Exuparius ng Tulong. Sa panahon ni Leon Dakila, 440-461 AD, ang batas ukol sa pag-aasawa ng sa hindi pag-aasawa ng mga pare ay naging sapilitan sa buong kanluran. Referensya, Question Box by Conway Faith 313. Sa mga tweets, maliwanag na ang kauna-una ang iglesia ang nagpatupad ng bawal mag-asawa ay ang Iglesia Katolika. Hindi ko naman sinasabi sa kanila na yun ay aral ng mga demonyo. Pero may sinasabi ang Biblia na mayroong lilitaw pagkatapos ng mga apostol magtuturo ng aral ng mga demonyo. Bakit aral ng demonyo? Eh nagpapakunwari eh. Biro mo, bawal mag-asawa, pero may anak. Hindi ba? Kaya, yan ay isang kasaysayan. Hindi naman natin maaalis sa kasaysayan yan. At wala naman pwedeng magdemanda sa akin pag binasa kong kasaysayan. Oh, meron akong libro ng mga kasaysayan ng reliyon. Ngayon, hindi mahalaga yung kasaysayan ginawa ng tao, mahalaga sa lahat. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Asan ang patutuo ng Diyos? Nasa kasulatan. Ha? Eh, paano sasabihin mo, babasa ko lang ikaw, babasa. Pero ba, ikaw abogado, babasa lang ng babasa, abogado na. Ha? Tama yun. Lalo ba nagbasa lang nagbasa, abogado na eh. Kukuha ka pa ng bon. Eh, kaninong standard yun? Standard ng gobyerno yun. Ba't may sasaksakin sa gobyerno sa pag-uusap rin yun? Sa standard ng Diyos, pag nagbasa ka ba, pwede ka na o hindi pa? Basa, sa ulo tres ng mga apo kami. Pakinggan. Mapalad, blessed, ha? Mapalad ang bumabasa. Siya, wala ko yung sabi mabasa. Magkaiba, no? Mapalad ang bumabasa, ang nakikinig ng mga salita ng hula at nagsisitupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Ano requirement para maging mapalad ka? Bumasa, pakinggan, tuparin. Pag tinupad ko, kumbawa, nandito ako sa Pilipinas, tinupad ko yung nabasa ko. Sapat na ba yan o hindi? Pakinggan yung kasapat. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, si Pedro may sabi niya. Ano sabi ni Pedro? Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. God is not a respecter of persons. Kundi sa bawat bansa siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran at pumasok sa kalit ng mga apostol. Ay, wala pala yun eh. Wala yun. Uulitin ko basa ho. Uulitin ko basa. Ang sabi ni Pedro, tunay nga natatalastas ko, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, hindi sa Roma lang, oh, sa bawat bansa, siya na natatakot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Tinatanggap o hindi? Ay, takot ka lang sa Diyos at gumagawa ka ng katwiran. Tatanggapin ka niya. Eh, alin yung katwirang gagawin mo para matanggap ka ng Diyos? Katwirang ng tao? Pakinggan niyo sa Roma, 1:16-17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Sapagkat dito, sa Ebanghelyo, nahahayag ang katwirang ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Aling katwiran ang gagawin? Ang Ebanghelyo! Sapat na ba ito, mga kapatid, para maligtas tayo at maging dapat sa Diyos? Pag may nagsabing kulang ito, hindi sa Diyos yun! Antikristo yun! Anti-Diyos yun! Anti-apostol yun! Yun ang sa demonyo! Pag nagsabing hindi sapat ito, saka makakakita lang talata sa Biblia, sinabi ng Diyos, hindi sapat yung Ebanghelyo para maligtas kayo.
Ayun nga yung panghilyong magandang balita ng kaligtasan eh. So paano hindi magiging sapat yan? Pakinggan nyo ang kasunayan. Sabi ni Pablo, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo, walang kasaysayan, walang auditory, walang britanika. Ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na inyo naman pinanalatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo! Kapato, hindi. Napakalakas tama naman ang tao ayaw kumilala rito. That's 3 minutes. Kaya, ang masasabi natin, mga kapatid, basahin natin sa Biblia Katoliko, baka hindi naman sapat sa Biblia Katoliko. Pero kung naniniwala, pareho lang naman yan. Pakinggan nyo sa Biblia Katoliko. May pirma ni Cardinal Santos, Alquiepus Manilensis. Ito sabi, ipinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap at pinananatilihan dahil dito ay maliligtas kayo. Kita nyo? Oh, maliligtas ba? Kung, meron ko pala, may katunod. Kung, tuto pa rin ninyo ang aking ipinahayag, maliban ako, naging walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Ayun. Sapat naman pala to, tuparin mo lang. Nabasa mo, tuparin mo lang, hindi na kailangan ng College of the Apostles na patukid mo para matanggap ka ng iyo, ito pala yung wala pang matrikula. Eh, ang college mo may matrikula, ang mahal-mahal pa. Pagkano wala pang matrikula, wala nang kaligtasan. Wala naman ganun eh. Ang hirap tayo, gagawa tayo ng sarili natin itada. Tapos, ang tanong ko ulit, nung ang Iglesia Katolika ba, nung ang Iglesia itinatagba ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, narito pa si Kristo sa lupa, yun ba'y Katoliko o yun ba'y laganap? Laganap o hindi? Noon pa hindi pa laganap, hindi pa totoo yung Iglesia na yan o totoo na? So, sabihin mo pa hindi laganap o hindi sa Diyos. Last two minutes. Yan rin ang kumakain ng kanya sinabi. Ha? Anilang tunay, si Kristo nagtatag o ang Diyos? Hanggang pumalik si Kristo sa langit na nagtatag, laganap na ba o hindi pa? Hindi, iimandaan lang ang miyembro mahigit eh. Ha? Tapos nung makapalik na sa langit, nadagdagan ng 3,000 sa araw ng Pentecostes. Pagkatapos inintay pang matawag si Pablo para lumaganap sa mga hindi, pero hindi rin nakarating sa Pilipinas noon. So nakatwid, hanggang noong 1521 na kumarito si Edith Magallanes dito, hanggang noon ang Katoliko hindi pa rin totoo dahil wala pa sa Pilipinas. Kung ang kailangan ay laganap agad, ha? Mali yan. 1 minute na lang po. Yan po ang ating masasabi dyan. Kaya, alam nyo, huwag kayong papadaya mga kapatid. Mas maganda. At tandaan nyo, kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Huwag nyo kakalimutan nyo. Ang Diyos kung magpatutuo, nasa Biblia ang patutuo. Wala sa mga kasaysayang ginawa ng tao. Mamaya, patunayan natin sa kanya kung reliable lahat yung pinagbabasa niya kasaysayan na yan. Reliable ba yan? Yun lang cry of balintawak, 2 pesos eh. Dito na lang sa Pilipinas yun ha. Hindi mo malam kung ano yung tamang pesa ron. Cry of balintawak lang. Yan pang 217.18, babasahin mo sa akin. Bagay, maganda yan. Napatunayan ko, 217.18 pala, may anti-pope na, anti-Kristo. Hindi napatid na, napatid. Yung cry, salamat ko. Time is up, ladies and gentlemen. Your head captain, your brother, brother Eric Oriano, and now we'll go to Hoylan. We will set the clock, ladies. Okay, pwede na po magtanong, Ginoong Soriano? Pwede. Ginoong Soriano, ito po ang unang tanong. Kilala po ba ninyo kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi. Hindi ba alam? Hindi. Kainig na! Naubos yung oras ko eh. Silent. Kanina, alam po ba ninyo
ang ibig sabihin ng college? Naiintindihan niyo po ba yung, salitang Ingles na college? At paano yung pamantasan? Pamantasan. Sigurado kaya kayo? Oo, but hindi. College, sa yung UP College, eh, pamantasan. Sandali lang, ipay, ang katanungan ko, sagutin niyo, sigurado ba kayo sa diksyonaring Tagalog na ang kuleyo, pamantasan? Hindi ako sigurado. Hindi pala, okay. Hindi! Hindi ko noon. Hindi ako sigurado sa diksyonaryong Tagalog na wala ka naman sinasabi ko alin Tagalog yun. Baka ang gumawa ng Bisaya, paano ko maniniwala ron? Sabihin mo muna kung anong diksyonaryong Tagalog. Merong 1,000 diksyonaryong Tagalog. Mr. Moderator! Ang sagot ko, yung sinabi mo ang diksyonaryong Tagalog, sino gumawa? Sabihin mo muna sa akin! Okay. Mr. Moderator, wala sa posisyon si Ginoong Suriano na magtanong. Nasa posisyon ako na magtatanong. Bakit siya? Ayun, nasagot ko eh. Nasagot ko. Sabihin mo muna sa akin. Para kumpleto ang tanong mo. Sabihin mo muna. Anong diksyonaryong Tagalog? Magkatanong na. Sige. Pwede po ba i-pair lang natin yung lakas ng mic? Mahina tong mic ko eh. Nakakapakan eh. Kami po na parito sa imbitasyon po. Isipin mo! Imbitasyon po! Kahit na! Kung kahit inimbatbitihan ka, wala naman nakalagay na kami pa rin mag-aayos ng mic mo. Pero tapayag na rin kami. Huwag mo lang paghinalaan yung controller. Direktong insulto sa kapwa mo tao yan. Dahil... Sama yan! Okay. Wala sa moralidad yan. Kahit anong moralidad dito yun. Okay. Mr. Moderator, konting katahimikan lang po. Binasa niyo po kanina, mapalat ang mga bumabasa. Yung po bang kapanaran ng pagbabasa para sa lahat ng tao o para sa inyo lang? Para sa lahat ng tao yun. Pag ang babasahin mo, Biblia. Ang nakasagot na. Sa pagsasabi po ninyo, Ginoong Suriano, na ang kapanaran ay para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Yung po bang taong no read, no write, may kapanaran pa dyan sa pagbabasa? Ang taong hindi marunong bumasa! Meron! Hindi nasagot! Mr. Moderator! Meron! Yung po bang... Meron! Sandali nga! Uulitin ko ang tanong ko! Ang unang tanong ko! Yung po bang pagbabasa, sabi ninyo, kapanaran para sa lahat ng tao? Oo! Walang tinutukoy kung anong tao! Oo! Ang alawang tanong ko, yung po bang taong hindi marunong bumasa, may kapanaran pa ba dyan? Nakalagay ito, makikinig eh. Pambira ka naman, no? Okay. Hindi pa rin nasagot. Okay, sandali lang. Hindi mo. Sige, hindi mo. Okay. Ang sabi ni Ginoong Suriano, ito, pangapalot na tanong. Ang sabi ni Ginoong Suriano, kapag hindi marunong bumasa, meron daw magpapaliwanag makikinig. Kung bigay! Hindi na ako! Hindi na ako! Kaya nga may Biblia Braille May Braille na Biblia! Nanayinila ko pala sa impormasyon nitong kapatid na ito! Sinabi niyo kanina, sa pagtatanong niyo sa akin, na noong 217, na sinabi niyo na putol, sa abot ng inyong pagkaalam,
Sinong papa yung binanggit ko kanina? Ito. Yung 270. Babasahin ko sa listahan ng papa. Sandali lang, tinatanong ko kayo, hindi ko kayo pinagbabasa. Okay. Ah, hindi ko kayo pinagbabasa. Hindi, babasahin ko nga. Oh, hindi ko kayo pinagbabasa. Oh, hindi lang. Basa, sagot ako eh. Alam ba ninyo, hindi nyo alam. Sagot ako eh, ito, alam ko. Ay, tatanong ko. Oh, another question. Wag na lang basahin. Bakit? Sabihin ko na lang. Si Kalistus. O, sige. Tanong pa ulit. Tanong ulit, ha? Kung ganito po tayo kaingay, hindi re-wave ko na yung tanong ko. Marami akong katanungan na dapat sana maliwala ganito. Tanong mo, matatanong naman yan eh. Kaya lang, ang maingay ang tao. Okay. So, patayin mo muna yung oras para hindi sayang. Konting katahimigan lang po, pabihan nyo sa dalawang nag-uusap. Okay, ano po, kung dalawang oras o hindi pa? O, okay, kung dalawang oras. Okay. Binuksan ang oras. Ginoong Soriano, sinabi ninyo sa pamamagitan ng pagbabasa, maiintindihan ang Biblia. At sinabi ninyo rin kanina, na sa pamamagitan ng pagtuturo, mauunawaan ang pananampalataya. Wala akong sinabing ganun. Sinabi, kasasabi nyo kanini. Wala. Kung hindi pagbabasa, pakikinig. Ayun, yun. Ayun, pakikinig. Wala namang pagtuturo kung sinabi, pagbira ka naman. Unutres yung binasa ko, walang pagtuturo ron. Sabi doon, mapalad ang bumabasa at nakikinig at sumusunod. Ang katanungan ko, Mr. Moderator, hindi ako sinasagot, ginugulo yung tanong mo. Pero ganun ba ma? Ang gugulo yun! Pinapaliwanag ko yung tinanong mo eh. O ngayon, ito ang katanungan ko na naman. Sino po ang napakinggan ninyo kaya kayo nagkaroon ng pananampalataya? Sino? Sino ang napakinggan ninyo? Si Jesus! Napakinggan nyo o nabasa nyo? Si Jesus, napakinggan ko. Napakinggan nyo si Jesus? Okay. Oh, sinagot na, napakinggan daw. Kailan po, kung sinasabi ninyo, napakinggan nyo si Jesus, sabot ng inyong kaalaman, kailan nabuhay si Jesus? Kailan nabuhay? Oo. Na kailan naparito dito sa daigdig natin? Akala ko nung mabuhay sa mga patay eh. Oh. Nung naparito sa mundo natin? Okay lang po. More or less mga year 2 or 3 BC. Tao na po ba kayo doon? Hindi pa. Hindi pa ako tao. Baka bakit yung sinabi na? Pakinggan ninyo. Eh ayon sa Bible. Ah! Ayon sa Bible. Nasaan ako? Mabasahin ko. Oh, hindi ko pinababasa. Binag-wave ko na ang katanungan. Sige, okay na. Sundan na. O, tapos na po ang oras niya ng pagtatanong. Salamat po. Binag-wave na po ni Mr. Froilan Garza. Pagkabat hindi na po natapos ang anong oras, meron pa kung 2 minutes, ay niwe-wave niya po. Now, ladies and gentlemen, 20 minutes sa... Papahin niyo po, no? 20 minutes, no? Seset ko po, seset ko po. Kapwa natin bisita eh, medyo naiingitan at naiingayan. Konting tayimik daw po. O, tinatawagan po ng pansin yung mga tao po rito, no? Sabi po nung Mr. Froilan Garza, naiingayan po. Kailangan po ng konti silensyo. Huwag na po konti, marami na. O, damihan nyo na po para maganda po ang, ano, ang debatan nila. Eh, di po natatanong. Ito pong, sino po ba pangalan nyo? Danilo Sanchez. Danilo Sanchez. Ako naman po si Iwe nyo. Mikachi Miranda. Ano po? Eh, sige po. Seseta po ba natin? Sige, seseta po. Kung magiging matahimik po ang lahat eh. Seseta ko. Seseta ang prasama. Sige mo na.
Ito po ang ikalawang tindig ko, mga kasama. Sana sa tema ng aming pinag-uusapan ni Ginoong Soriano, huwag po siyang pupunta sa ibang tema. Ano ginawa po ni Ginoong Soriano? Imbis na patunayan ng kanyang iglesia kinaaniban, eh ang nangyari, nagbabasa ng talata ng Biblia. Nagbabasa, hindi yan ang tema eh. Yung doktrina na sinasabi niya, ano ang mga doktrina binasa niya? Eh yung daw patutuon ng Diyos, sikit kaysa sa patutuon ng tao. Natural! Alam po ba ninyo yung patutuon ng Diyos, sikit sa patutuon ng tao? Sino po nagpapatuto? Yung mga apostol, yung mga turo ng apostol, yan ang aming sinusunod. Dahil karuktong kami nung iglesang itinatag nung unang siglo. Eh si Ginoong Soriano, walang naipakita. Walang naipakita, nagbasa lang ng nagbasa ng Biblia. Na yung binabasa niya, binibigyan niya ng sariling interpretasyon. Yung mga nakasulat, hindi po namin pinagtatalunan. Ang lahat po ng nakasulat sa Biblia, hindi po namin pagtatalunan. Ang pinagtatalunan lang po namin, yung pagkatapos niya magbasa, isasarado niya, magbibigay siya ng ibang interpretasyon. Para sinabi niya, gawa ng tao. Kaya nga tinanong ko sa kanya eh, ito po bang kuleyo, naiintindihan mo? Eh, inintis lang naman yung sa naibig sabihin eh, samahan ng mga apostol, asosasyon ng mga apostol. Simple. Kaya, ang mga apostol ba may samahan? Meron. Kaya, meron silang kuleyo. Eh, ano ba itong binasa ko? Encyclopedia. Sino sumulat? British. Ano ba ang wika ng British? Eh, di English. Pag tinagalog natin, samahan. Eh, simple Tagalog. Eh, ano yung ginawa ni Ginoong Soriano? Eh, mula sa English, pinasok yung Tagalog na Biblia. Ang kailangan ni Ginoong Soriano, ipakita niya na yung pinarehistro niya, eh, iglesyang tinatag ni Kristo. Pata sinabi niya, pagbabasa. Pag nagbasaan na, magiging otoridad. Kung otoridad ay lahat ng ang posisyon ni Mr. Soriano, kung ang lahat nagbabasa ng Biblia, magiging otoridad. Eh di lahat ng mga iglesia dyan, nagripara yung Ordo Centers dyan. Eh di lahat dyan. Tunay. Hindi po ganoon. Kaya nga, maging kayo. Kung ang pag-uusapan namin aral at aral, eh hindi po ninyo maunawaan. Hindi nyo maiintindihan sapagkat hindi ninyo alam ang tunay na aral. Kaya hindi ako pupunta doon sa tema na tungkol sa aral. Ang pinag-uusapan dito, yung tunay na iglesia na kanyang kinaaniban at kinaaniban ko. Eh biro nyo, hindi nyo pa pala alam kung sino nagtatag ng iglesia katolika, apostolika, romana. Eh tinututulan niya ako. Kaya ako malakas ang loob kong tutulan si Ginoong Soriano eh. Alam na alam ko yung kinaaniban niya, pinarehistro niya lang. Alam na alam ko, kaya tutulan ko eh. At yan eh, pinarehistro. Nagsimula noong 1980. Kaya nung pagtindig niya kanina, hindi niya binanggit o tinutulan man lang yung sinabi ko. Patapos tinanong niya ako, ilag na ilag siya dito sa 217. Kaya nung tanongin niya ako, sino? Sino ang papanood? Sino ang papang antipope noon? Eh natural, iisa ang antipope, pero meron genuine na papa. Sino yung genuine na papa? Maliwanag, eto, si Calixtus. Sino po yung antipope? Si Hippolytus. O di isang genuine, isang tunay, ayaw niya akong papatahin. Dahil, mapigbabigisto ko siya. Ayaw niyang papatahin kanina. Kanina, nung tinatanong niya ako, ayaw niya akong papatahin dito. Ngayon, bakit hindi ko siya pinabasa? Eh, dahil ang mangyayari, hindi sasagot sa tanong eh. Kaya inuubos ang oras ko eh. Kaya kung gusto ninyo na maging maayos, maging bukas sana isipan natin. Bukas sana isipan natin. Ngayon pupunta tayo dito. Dito sa sinasabi na binasa ni Ginoong Soriano sa gawa 2028 binanggit niya. Ano po ang nakalagay doon? Alam na po ninyo. Hindi ko na po babasahin isa-isa dahil binasa niya na po. More or less, alam po ninyo ang buod. Napakabatay daw niya, sabi ni Ginoong Soriano. Pagkamatay daw niya ng mga apostol, may papasok na galing dalobo.
hindi mga papatawad sa kawang. Natural! Sino po yun? Sa kasaysayan, alam po ba niya yun? Kung sino? Kaya, yung galit sa lobo. Eh, nung mga panahon po nyo, nagkaroon ng persecution sa mga Romano. Yung mga Romano, pinagpapapatay ang lahat ng mga Kristiyano. Kaya tanong ko, kung kami yun? O, hindi sana sinagot niya. Sinagot niya, kailan na patatag ang Katoliko? Hindi sana sinabi niya, pagkamatay na apostol. Eh, sabi niya, hindi niya alam eh. Kaya ngayon, unti-unting natututo na si Ginoong Soriano. Kaya isang bagay na naishare ko. Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang. Ayunin po, tahimik. Alam po ninyo, sana kung papaano kami na mga pumunta rito sa St. Peter, kung papaano na si Ginoong Soriano nagpapaliwanag kanina, naging Maginoo kaming nakikinig. Sana maging Maginoo rin kayo makinig habang ako po'y nagsasalita. Maging pareha sana po. Kaya nga ipinakikita ko na si Ginoong Soriano na tinututulan niya ako, hindi ako otoridad. Otoridad po sa anong sentido? Dahil ako po ay tinuruan ng mga tinuruan ng mga apostol. At yung mga apostol ay mga tinuruan, meron silang dire-direcho o tumatakbong institusyon. Meron silang tumatakbong tinatawag na paaralan o yung pagtuturo mula kay Kristo nagturo ang tawag doon to, kuleyo na ro. Sa salitang Ingles, sali. Sa salitang Tagalog, institusyon o samahan. Kaya si Kristo, nung magkatag na iglesia, may samahan na siya. Sa Ingles, may kuleyo siya. Eh, ang naiintindihan palang kuleyo ni Mr. Soriano yung kuleyo, yung sa eskwelahan, eh, napakababa po ng pagkakaalam ni Ginoong Soriano doon sa kuleyo. Kaya siguro po, unti-unti niya nang matatanggap. Ngayon, nung tanungin ko po siya kanina, na mapalad ba sang-ayon ba sa iyo ang pagbabasa? Na kapalaran ng pagbabasa ay para sa lahat ng tao. Sabi niya, oo, para sa lahat ng tao. Eh, pangalawang tanong, biniwentahan ko. Kita-kita naman ninyo, may kasabihan, ang isda na ang huli sa bibig. Yung kubang kapalaran niya para sa lahat ng tao, bilis na sagot, oo. Eh, paano ngayon kung hindi marun bumasak sa mula, tuturuan daw, o hindi na pala sa pagbabasa? David! O, pagkatapos, nagpalusot! Patas, nagpalusot ngayon si Ginoong Soriano. E, tuturuan na niya. E, paano ngayon? Di makikinig. Paano kung bigay? Meron daw senyas na sign language. E, pagdating sa Biblia, wala no. Kala ko pa lahat na sasabihin ni Ginoong Soriano nasa Biblia. Ngayon, wala po tayong pagtatalo. Kung pinakita lang ni Ginoong Soriano na siya pagkatapos niyang magbasa ng Biblia, sino ang magtuturo sa kanya ng pagbabasa ng Biblia? Kaya nga sabi ko, ang tutol niya eh, yung pamahalaan natin at saka ang Biblia pinaglalaban, hindi po, pinakikita ko lang sa inyo, hindi po magiging ganap na otoridad ang isang tao kung hindi manggagaling o tuturuan o mag-aaral doon sa pinagmulan. Katulad ng mga apostol, hindi po tayo matututo ng mga aral ni Kristo kung hindi manggagaling doon sa turo na nagsimula sa Jerusalem. Kaya nga, sana sa pagtindig ni Ginoong Soriano, ipakita niya mamaya. Alam mo niya, may nagturo sa akin. Yung nagturo sa akin, nanggaling sa ganito. At yung nanggaling sa ganito, patras, babaybayin natin hanggang sa panahon ng mga apostol. Katulad ko, tinuruan ako ng pare, kaya sinakikita ko rito. Tinuruan ako ng pare, yung pare, tinuruan ako ng pare hanggang sa katapusan. At pagkatapos, yung daw iglesia na itinatag ni Kristo pagkatapos ng mga apostol, may papasok. Kaya, pagpasok po ba, liwanagin ninyo, Ginoong Soriano sa pagtindig nyo, yung bang iglesia ang itinatag ni Kristo na wala na? Ang iglesia ang itinatag ni Kristo, hanggang ang tao'y tao, naroon siya. Kaya nga ang pangako niya eh, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang iglesia ang itinatag ni Kristo, mananatili
habang ang mundo'y mundo, habang ang tao-tao, hindi po mawawala. Kaya ang pagtuturo sa loob ng iglesia, ng itinatag ni Kristo, hindi mawawala. Eh ngayon, para magkaroon ng pagkakataon si Mr. Soviano na siya may otoridad, eh binasa yung mapalad ng pamabasa. Ang tanong, sino ang babasa? Yung membro ng iglesia o yung nasa labas ng iglesia? Natural, saan niya binasa? Ang binasa niya, nasa Apokalipsis. Sino sumulat ng Apokalipsis? Si Apostle Juan. Sino po ang sinulatan ni Apostle Juan? Alam po ba ninyo kung sino ang sinulatan ni Apostle Juan, mga membro ng iglesia? Kaya ang babasa ng Biblia o ng Juan, membro ng iglesia. Eh siya, nung pambasahin niya, membro na ba siya ng iglesia? Wala na, sa labas pa siya ng iglesia, binasa niya. Di kaya, nagkaroon ng ibang interpretasyon. Kaya ang babasa po ng Biblia, membro ng iglesia. Hindi po pwedeng basahin nung nasa labas ng iglesia. Kaya ang ginawa ni Mr. Soriano sa kanyang pagtindig dito, tunog system, puro tunog. Yung tunog, akala ninyo yung tinatag na palaki. Alam po ba ninyo yung salitang palaki? Ang palaki, error in reasoning. Pero pag pinakinggan nyo, parang tama. Parang tama, pero in reality, mali. Bigyan ko kayo ng isang example na palaki. Kapag umuulan, itong terrace o rooftop na babasa. Kaya, palaki to ha, kaya pag hindi umulan, hindi mababasa. Tama po ba? Tama po ba? Tama raw. May sumi nagsasabing tama. Mali po. Palasi. Palasi. Bakit kung sinabing palasi, yan po ang isang palasi na kapag umulan, nababasa ang ere. Kaya pag hindi na umulan, hindi mababasa. Ang sabi ng iba, tama. Mali po. Palasi yun. Yun ang ginawa ni Mr. Soriano. Palasi. Sa pandinig, akala nyo, tama. Pwede pang hindi mabasa ito kung bubuhusan natin ng tubig kahit hindi umulan. Ganon ang sinasabi ko. Na ang paliwanag ni Ginoong Soriano, puro palasi na sinasabi, ang Diyos anya ganito, ang Diyos anya ganito. Eh, binasa niya sa Biblia eh. Pag binasa sa Biblia, wala po pagtutol. Hindi po tututulan ng kahit sa sino. Ang tututulan po lang natin dyan, yung pong unawa niya sa Biblia. Kaya ang kita nyo nung nagbasa ako kanina, ang sabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Habang ang tao'y tao, nandiyan si Kristo. Habang ang mundo'y mundo, nandiyan si Kristo. O, hindi niya natutulan. At hindi niya natutulan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, lumaganap. Sapagkat ang Iglesia ni pinatag ni Kristo, laganap. Eh siya, laganap rin sa kanya. Laganap yung iba't ibang interpretasyon na tulad niya na nagpapaniwanag na mapalad ang bumabasa. Eh kung lahat ng, kaya na si, kaalam po ba ninyo, kauna-unang tumalikod sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, si Martin Lutero, para sa kaalaman ng mga Katolikong nandito. Si Martin Lutero po, yan ang kauna-unang tumutol na anong sinabi niya? The Bible is subject to private interpretation. Ang Biblia niya ay unawain sa sariling unawa. Ang Biblia niya unawain, interpretain sa sariling interpretasyon. Kaya, nagkaroon siya ng tinatawag na grupo. Kung tawagin yan, Lutheran. Pero nang dahil na ang doktrina niya unawain ang Biblia sa sariling unawa, nagkaroon ng iba't ibang unawa, tumalikod sa kanya, nagkaroon ng tinatawag na Anglican nung sa pamumuno ni Henry VIII. Nagkaroon ng iba't ibang sekta ng pananampalataya, Orthodox. Nandiyan niya sila, Ellen Goldwine, iba't ibang klaseng pananampalataya dahil ang doktrina unawain sa sarili. Kaya ito si Ginoong Soriano, kung susundin po natin ang kanyang doktrina, eh malamang ang mga kasama niya sa pananampalataya magkakaroon ng panibagong doktrina. Basta sinabi niya na may mersonal daw ako. Hindi po ako na may mersonal. Sino po ba nakatayari ito? Ang nakatayari ito, kaming dalawa, ang mag-uusap, yung tema niya at saka tema ko. Si Mr. Soriano ba, pinersonal ko ng kanyang mga kapintasan? Hindi ko siya sinipintasan. Ang aking tinututulan, yung kanyang tinitindigan dito. Yan ang tema, hindi ako lumalabas sa tema. Malapas si Mr. Soriano nga lumalabas sa tema eh. Ano yung paglabas niya sa tema? Eh hindi niya maipakita kung sino nagtatag yung iglesia niya eh. Ang ginawa niya, dinasan niya yung tunay na iglesia. Alam po ba ninyo, ang pagbabasa ng Biblia, mababasa niyo tunay na iglesia. Pero yung patunayan niyo kamihan, yung binasa, ay mahirap yan, yan ang problema.
Yan ang problema, madaling magbasa. Lahat ng babasahin dito, tunay po. Tunay ang mababasa po natin. Pero yung magpatunay sa iglesyang binasa niya na kami kaugnay dito, yun ang problema ni Mr. Soriano. Kaya hanggang kanina sa kanyang 20 minuto sa pagkatayo, hindi niya naitindig yung iglesia kinaaniban niya. At hindi niya rin mag-iba yung iglesia kinaaniban ko na pinatutunayan ng kasaysayan, na ang kasaysayan ay sinula ng mga hindi katoliko. Sino po gumawa ng Encyclopedia Britannica? Mga British, mga Briton, na lahat ito'y puro protestante, mga rebelde ng simbahang katoliko. Puro lumalabag, pero ang kasaysayan, nananatiling kasaysayan. Eh gusto yata mangyari ni Ginoong Soriano, huwag tayong pumunta sa kasaysayan. At sinasabi niya, kasaysayan daw. Sa ganitong pecha, meron daw yung pagkasigaw sa Balintawa, kung hindi ako nagkakamay eh. Dalawa daw yung pecha, sa sigaw ng Balintawa. Sana mapakita naman siya na naglaban yung binuksan kong tema, yung binuksan kong encyclopedia. Dapat kung sinasabi niya, sa sigaw ng Balintawa, meron dalawang pecha, di sana magpakita siya ng panibagong kasaysayan ng Iglesia Katolika, hindi nanggaling sa Jerusalem, hindi nanggaling sa mga apostol. Kaso hanggang ngayon, hindi din nakikita eh. Sana inaasahan ko sa ikalawang tindig ni Ginoong Soriano, pakikita niya na ngayon kanyang inaaniban tunay. Ngayon, binasa niya yung Timoteo. Hindi ko na rin po babasahin dahil resting time lang po. Tangaskas ng Espiritu Santo na sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya nga, marami akong tanong sa kanya. Alam kong hindi sasagot, kaya ipaliliwanag ko. Sa talata po ng Biblia, makikita po natin kung uunawain ninyo ang magbabawal po ng pag-aasawa ang mga pare. Mga pare, sabi niya, mga pare ang magbabawal. Pero kung babasahin niyo rito sa talata ng Biblia, ang magbabawal ng pag-aasawa, yung mga mangangaral, sakayin sa kanya mga pare lang. Yung ba nakasulat sa talata? Three minutes. Yung ba nakasulat? Ang nakalagay po sa talata, hayag na sinasabi ng Espiritu Santo na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Sino tatalikod? Yung iba! Iba tatalikod at makikinig sa Espiritong mapanghikayat na ipagbabawal ng pag-aasawa. Kaya ang tanong, kayo po ba? Pinagbawalan ng pare na huwag mag-asawa. Wala naman pare nagbabawal na huwag mag-asawa. Sa katunayan, araw-araw pumunta kayo sa simbahan, araw-araw may kinakasal ang pare. Pinagbawalan ba kayo ng pare na mag-asawa? Ang nakalagay sa talata ng Biblia, ang magbabawal ng pag-asawa, mga mangangaral. Ang sa posisyon ng simbahang katoliko, ang mangangaral, ang mga pare, nagbawal ba mga pare? Hindi po. At ipinag-uutos na lumayo sa Lamangkati. Ano ba yung Lamangkati? Lahat ng wala sa dagat, pag nandito sa lupa, Lamangkati. Ano ba yung Lamangkati? Mga karne. Ano pa mga karne? Ewan ko kung si Mr. Soriano kumakain ng dugo. At kung hindi kumakain ng dugo to, isa na siya sa nagbabawal ng pagkain ng dugo. Wala naman kasi yan. Kaya po, sinasabi ko, mga kasama, ikalawang tindig na ni Ginoong Soriano, ipakita niya na yung iglesia, babasahin niya, kaugnay siya sa binasa niya. Siya ang kaugnay doon. Ang nangyayari, magdudoktrina, kahit na sino pwede magdudoktrina, magbabasa, at magbibigay ng interpretasyon. Kaya nga ang Biblia, hindi pwede unawain sa sariling interpretasyon. Ang magpapaliwanag niyan, yung nanggaling sa asosasyon o kuleyo sa Kastila, kuleyo ng mga apostol. 25 seconds. Remaining. Sige na, nime-wave ka na. Nime-wave na po, Mr. Floyd. Pwede na po magkaroon. Kapatid na... Sige po. Salamat po, Mr. Magreta. Kapatid na Froilan, sabi mo kanina, yung senyas wala sa Biblia. Pag wala ba sa Biblia, hindi na beto. Wala. Walang posisyon.
Ang lahat po, hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Sinasagot ko. Kamangatwe, hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Pero yung nasa Biblia, tiyak na katotohanan. Opo. Sinasagot ko po. Ngayon, susunod na tanong. Kung hindi pwedeng makinig, hindi ba pwedeng gamitan ng sign language? Wala pong pagtutol. Pwede. O, bakit tinututulan mo kanina yung sinasabi ko? Ang tinututulan ko, sabi mo, wala sa Biblia. Ang tinututulan ko, yung utilization nyo. Kung sumenyas man kayo, kung ang senyas nyo, hindi galing sa kakulay ng apostol, bali wala. Sabi mo, wala sa Biblia, kaya tinututulan mo. Ngayon, inaamin mo na hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Katotohanan ba na pinakikinabangan yung sign language? Pinakikinabangan? Ayun. Nasa Biblia ba yung sign language? Yung salitang sign language, wala. Wala sa Biblia. Yung salita. Yung salita. Sign language, wala. Hindi, wala. Palagay mo, wala. Ano? Ang tanong ko ngayon susunod, kung wala sa Biblia, pero katotohanan yun. Na alin? Yung sign language. Pero natural. Oo, yun. Sa makatwid, kahit hindi marunong makinig at walang pakinig, may tenga man eh, bilhin, kung pwede rin na makarating ang kaligtasan sa kanya sa pagitan ng sign language. Masagot ako. Alam po ninyo, Mr. Suriano, nawawala tayo sa tema. Sabi mo kanina yun, nasa tema yun. Nasa tema. Sige muna ako. Pasagutin nyo, huwag kayong mahina. Sabi mo kanina yan eh. You are under cross. Remember, in a discussion, whatever you have asked is subject to cross examination. Tama po, eto. Hindi ko po, pakinggan po ninyo, tungkol po doon sa pagsisenya, tinatanggap po niya, tama. Ang hindi ko tinatanggap, yung senya na hindi manggagaling sa kolehiyo ng apostol, yun ang tinututulang ko. Ang sabi ko kanina, ulitin ko yung salita mo, verbatim, ano? Walang senya sa Biblia, sabi mo kasi eh. Okay. Walang senya sa Biblia. Talagang wala naman eh. Eh kung mabasa ko sa Biblia, may senya. Tatanggapin mo, niloloko mo mga tao. Sa saan mo? Ha? Kung mabasa ko, tatanggapin mo, niloloko ka. Hindi. Babasahin ko, basta aminin nyo lang. Ang tanong ko sa inyo, ginawa mo sa ano, medyo, pwede mo ba kung, dito, kasi, in fairness mo sa kanila, nilalaban nila yung, ano nila eh, yung, patay ng oras. Nilalaban niya yung side nila eh, no? Kung nasabihin natin niloloko, medyo hindi mo maganda sa tenga. Eh, kung sabihin natin, tatanggapin mo ba na nagkamali ka ng salita kung mababa sa Biblia? Palagay ko, mas maganda ko. Kasi po, ganito eh, pwede po yun. Napakaganda na minsan mo direto. Pero yung salita niyang, wala sa Biblia ang senyas, categorical yon. As if na buong Biblia, alam na alam niya. Ngayon, kung sinabi niya lang na wala akong nabasa ang senyas sa Biblia, pwede! Pero nung sabihin niya, walang senyas sa Biblia, eh, ibig sabihin, lalos niya ang buong Biblia, alam niya. Paluloko yung pag sinabi mo, meron naman pala. Masagot ako. Kaya nga kung makikinig lang po, ang mahirap sa atin, hindi po kayo nakikinig sa sinasabi ko. Kung anuhin yung mga tao, tayong dalawa. Ang sinasabi ko, yung sign language, wala yung lingwahe ng senya. Nung sabihin mo ba sign language o senya? Di ba sir? Sinabi mo kanina sign language, okay. Kaya nga doon ang tumupuso. Nung kasama ko yung kanagpapaliwanag. Hindi, sabi mo. Sabi mo, i-roll back natin ng cake. Sabi mo, walang senya sa Biblia. Sabi mo. Ito mo, i-roll back natin ng cake. I-roll back. Ito mo, i-roll back natin ng cake. Sandali lang po. Si Mr. Suriano patuloy na nagtatanong sa akin, pero yung time naman ah. Ngayon, kung ang tatanungin sa akin, sign language, wala po sa Biblia.
Well, senyas eh. May mababasa ka talaga dyan siya. Mga senyas eh. Sumagot ako. Pagpatakboy mo na. Pagpatakboy na yan. Hindi siya natatakboy. Ginoon sa rin, medyo sayang mga oras niyo. Isa inyo naman ang tanong. Kung kung pwede ko. Ayaw nyo lang ganyan eh. Pagkaho lahat ng gusto niya, Mr. Moderator. Gusto din natin. Isa na lang po. Ako na lang po. Pagbigyan niyo kung pwede. Sige po. Sige po. Ayun o. Ayun. Invernet para nakadami ako. I love you, Lolo. Alam niyo, ganito. Sabi niya kasi kanina yung senyas wala sa Biblia, kaya ako inulting dun eh. Lilipat ako ng tanong dahil sa moderator. Sabi niya, sino ba ang babasa ng Biblia? Mga miyembro ng iglesia. Pag hindi miyembro ng iglesia, hindi dapat bumasa ng Biblia, sabi niya. Inuulit mo bang aminin ngayon niya, kapatid? Oh, ito ang sagot po. Ang sulat po ng mga apostol, referido sa mga sumasampalataya, hindi para sa hindi sumasampalataya. Ayon, sabagat wait. Noong bang panahon na isinulat ito ng mga apostol, sumasampalataya ka na ba o hindi pa? Noong isulat po ng mga apostol, hindi pa ako tao noon. Oh, hindi ka pa sumasampalataya? Hindi pa ako tao noon. Hindi ka pa sumasampalataya? Hindi pa nga ako tao, paano ko makakasampalataya? Kung hindi ka pa sumasampalataya, ba't binabasa mo ngayon? Oh, eh, mentro na ako ng katoliko, ng iglesia. Inaniba ko. Ano yan? Mentro na ako. Yan ang palasi. Uulitin ko ang tanong. Uulitin ko ang tanong. Sabi mo, ang sulat sa Biblia, isinulat para sa miyembro ng iglesia. Therefore, may miyembro na ang iglesia noon at sila dahil ng pagkakasulat. Yung hindi pa miyembro, hindi kasali. Natural. Miyembro ka na ba noon o hindi pa? Ako po, kaya ako gumasa ng Biblia dahil miyembro na ako ng iglesia na itinatag ni Kristo na nanggaling sa Jerusalem. Hindi, hindi pa na naiintindihan. Hindi, naiintindihan ko. Ikaw lang hindi nakakaintindihan sa sinabi mo eh. Kaya nga kinocross-examine kita eh. Sabi mo, sumulat si Juan para sa mga miyembro ng iglesia. Ang hindi miyembro ng iglesia, hindi pwedeng magbasa dahil hindi rin lang maiintindihan yung nasabi mo. Ang tanong ko nga sa'yo, kayo ba lahat sa St. Peter's Men Society, nung isulat yon, miyembro na ba kayo? Nung isulat po, hindi pa kami na tao. May karapatan ka bang bumaba o wala? Meron! Dahil miyembro na kami ng iglesia, bago namin binaba. Nung bang basahin po, miyembro ka na ng iglesia o hindi pa? Miyembro! Nung bang yung papa'y bumasa, miyembro na ng iglesia? Miyembro! Paano naging miyembro ang papa? Eh, kumalili! Ha? Sa mga apostol! Ano, no? Kumalili! Ang mga kumalili papa! O inihalili? Kumalili! Sila kumalili! Salamat, tinatanggap mo sila kumalili. Hindi sila inihalili, ha? Kung tatanong ko, kumalili! Ahong, babalik mo! Susunod na tanong ko, kung mabasa ko na hindi para sa miyembro lang ng iglesia ang Biblia, tatanggapin mo, malita. Okay, eto sa ko. Ang Biblia po, ang babasa, miyembro. Pero ang kaligtasan para sa Biblia, para sa lahat ng tao. Ang tanong ko nga sa'yo, hindi nyo lang tanong ko. It's my question. Ayaw mo ba no, Mr. Soriano? Yung tanong mo, pinahin mo na ako ng sagutin. Hindi ko eh. Hindi yung tanong ko eh. Sabi mo. Okay, ano? Pakiulit nyo yung tanong nyo. Sandali lang, hindi tumatakbo. Hindi ba eh. Nagpapalit tayong moderator, kaya inaasin. Sandali lang o. Alam po ninyo, kanina, maliwanag na maliwanag ko na ang oras ko nung ako'y nagtatanong. Kung tatahimik lang kayo, magiging maganda pag-uusap namin. Kung tatahimik lang mo kayo, ayaw, at sana, kita rin dito matakbo, no? At sana, makikita naman ninyo, pagkatapos sana nitong usapan namin ni Ginoong Soriano, kami naman ang iimbita sa kanya sa St. Peter. Makikita niyo kung paano namin galangin si Ginoong Soriano kapag nagsasalita. Wala namang hindi gumagalang sa'yo, pero for your information, ang ating Catholic visitors dito is 480. Dito, puro Catholic na yan eh, karamihan dyan eh. Ang member namin nasa baba na nga eh, gusto mong bumaba. Ang member nandun, mga assistant ko lang nandito. Bakit mo inaawa ng mga ano? Tanungin mo sa kanila kung hindi sila Catholic mo. Sa kanila.
Alam po ninyo, kung talagang katoliko po kayo, yung pong hindi tumaas, wala pang 1% yung po ang katoliko. Hindi po kayo ng akal ang katoliko. Ayan, may mga ribong. Ngayon, dito na natin dyan. Anyway, kung mo pwede naman eh. Kapatid, kung mabasa ko ba sa Biblia, na ang Biblia hindi lamang para sa mga miyembro ng iglesia, tatanggapin mo mali yung sinabi mo. Ang maliwanag na malasakot ko, ang pabasa, mali ang tanungin, ang posisyon ko, ang pagbasa ng Biblia para sa miyembro. Pero ang mensahe ng Biblia para sa lahat. Kung mabasa ko na kahit hindi miyembro, kahit pahintulog ang Diyos, bumasa ng Biblia. O, papayag ka na ikaw ay nagkamali. Pero hindi. Kapatid, hindi magpaliwanag, hindi ka paliwanag. Basahin mo, hindi paliwanag, basa ang pinag-uusapan. Okay, huwag mo lalong pa-intricatein eh, sinag-google mo na lang. Ang tanong ko, mali, simple, sabi mo ang basa. Kasi, kailangan pa na sinasa tayo, 100%, alam natin at tama yung ginasabi natin. Tama. Pagka nagkaroon ng cross-examination, 100%, kaya natin sagutin ng oo o hindi. Simple sagot ko eh. Ang babasa ng Biblia, miyembro ng iglesia, nang nagkakaintindihan kami na magbibigay ng interpretasyon, yung miyembro. Kanina-kanina pa kami nagtatalo doon eh. Okay, doon ang interpretasyon. Pero ang babasa, para sa lahat. Ito, usapan. Ang tanong ko maliwanag. Sabi mo ang babasa ng miyembro. Kung mabasa ko, kahit hindi miyembro, pinababasa ng Diyos, tatanggapin mo mali ka. Pero hindi magbibigay ng interpretasyon. Tama ang tanong! Sagutin naman, maliwanag eh! Kung babasa lang, walang problema! Ang pagbibigay ng interpretasyon, ang hindi pwede! Bakit sinabi mo kanina na pag ang babasa ay hindi miyembro, eh hindi pwede? Magbibigay ng interpretasyon! Eh, walang interpretasyon ang ginagawa! Gusto mo, iroon natin ang tape? Iroon natin ang tape? Gusto mo, kaibigan? Ay, sinabi mo ako ang nagsasalita! Ako ang may karapatan mo, paliwanag! Magpapaliwanag. 20 minutes, oh. Check ko po yun, oh. Sandali lang po.
P-I-N-G-O. Teka muna po, ha? Correct me if I'm wrong and I'm seated corrected, ha? Hindi ako tutol na may tumigaw o may pumalakpak. Hindi ko kayo aawayin sa ngayaan yun eh. Kasi it is the power of the speaker that makes the public be attentive. Tama. Yun ang alam ko sa public speaking. When you are saying something that is interesting, even your enemies will keep quiet. Yun ang alam ko. Ngayon, hindi ko lang alam kung saan kinuha ni Ginoong Garza ang kahulugan ng Khalid e Samahan. I doubt. I am not an authority in the English language, but I highly doubt that the meaning of Khalid e Samahan. Ang alam ko, ang Khalid, dalubhasaan, pamantasan, hindi mil samahan. Dahil kung samahan, ang iglesia po'y samahan din. Hindi kalig simba iglesia. Ha? Yung kooperatiba, samahan yun. Kalig ba yun? Kooperatiba nga yun eh. Parang ganito. Maraming kapitan na pulis. Pero hindi lahat ng pulis kapitan. Ha? Lahat ay pulis, pero hindi lahat ay kapitan. May samahan na tinatawag na kooperatiba, may samahang religyosa, may samahang aggregate, merong samahang non-stock, merong samahan na corporation sola or corporation sol or corporation in unipersonal. Merong samahan na religyosa, merong non-religious organization. Kasi guilty selected to me dyan. Ewan ko kung saan niya kinuha ang dictionary ng kahulugan ng college ay samahan. Kasi hinahanap ko sa Biblia, asan yung College of the Apostles? Ang alam ko, College of Cardinal sa Roma. Pero, College of the Apostles, wala yun. Ayun. Ngayon, patawarin nga natin siya rin sa panliligaw niya sa atin. Tiyak na panliligaw yun eh. Ayaw niya sa Biblia. Tapos, pag dinala pala sa missionary, manliligaw din siya. Lalo ay pagtitiwala niya sa ganitong klaseng mga tao. Ha? Isipin nyo, you are representing a host of so many luminaries in the Philippines. You are representing the 98% of the Senate. The faith of 98% of the Senate. 98% of the House of Representatives, members ninyo. Tapos magpapaliwanag ka na hindi ka ba nahihiya sa luminaries nyo? Na yung kahulugan ng college ay samahan? Dahil hinahanap ko sa'yo sa Biblia, hindi mo maipakita, dinaan mo sa papilipit, yun ang fallacy. Very, very sure na yun ay fallacy. Hindi mo lahat ng samahan ay kolehiyo. At alam nyo ba, pwedeng may kolehiyo, pag walang nag-enroll, kolehiyo pa rin. Halimbawa, College of Medicine, walang nag-enroll. Nawala na ba ang College of Medicine? Remember that a house is not a home. Ngayon, sinusamba ko lang siya, ayaw niya ng Biblia. Sa dictionary ko pumunta. Kung sinabi niya kanina, sabi, tinanong niya ako, alam mo ba kung sino nagsasag ng Iglesia Katolika? Kilala mo ba? Hindi. Paano ko makikilala? Hindi pa ako tao noon nung itatag niyo ang Iglesia Katolika. Hindi pa ako tao noon. Ha? Ang totoo, yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na nabuo lang noong 1870. Noon lang lumitaw yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. La Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, 1870 lang pinomulgate yun. Bago yun, hindi ganun ang tawag sa kanila. Ewan ko kung alam niya yun. Ako alam ko dahil meron ako rin itong Catholic Encyclopedia. Ha? Ngayon, sasabihin niya na kilala ko lang ba? Paano ko makikilala nga? Hindi ko man nakausap yung... So, tinanong niya man sa akin, saan, kanino ka nakinig? Sabi ko kay Jesus. Nung sabihin ko sa kanya, kanino ka nakinig? Sabi ko kay Jesus. Sabi niya, paano ko narinig Jesus? Tao ka naman o? Oh, katutunayan ko sa Biblia,
kahit ngayon, pwede niyong pakinggan si Jesus. Pakinggan niyo. Ayon kay Jesus. Ayon kay Jesus. Basa, 16 ng Juan. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. This is the first century Christian church. Yun ang kulungan eh. Pero meron pa isa akong mga tupa. Wala pa rito, hindi pa rito. Hindi sa kulungan ito. Kailangan sila, kailangan din namang dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig. Kaninohon tinig ang diting nila? At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ilan ho ang pastor ng Kristiyano? Ilan ho? Ilan ho sabi ni Kristo? Isa ang kanilang pangunahing pastor ay isa. Yung pastor ngayon ang pakikinggan nila. Ha? Kahit nung wala pa sa kulungan. Eh kung sasabihin mo, kailangan personal kong marinig si Kristo para marinig ko. Na alabas, hindi magiging totoo ang sinabi ni Kristo na yung iba pa niyang tupang wala sa kulungan. Yung sabihin niya ito eh, year palagay mo na, year 33. Pumanik siya sa langit eh, year 33 AD. Eh, nung mangaral si Apostol Pablo, year 65 AD. O, narinig ba nung mga tao na yun ang tinig ni Kristo personal? Hindi. Pero sila'y naging katuparan ng hula ni Kristo na meron pa akong mga tupa, wala pa rito, isa rin si Pablo. Ha? At yung mga pinangaralan ni Pablo sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, mga Gentile nation yan, hindi Israel yan. Yan ngayon, nakarinig ng tinig ni Kristo. Sabi ni Kristo kasi, diringgin nila aking tinig, sila'y magiging isang kawan. Napasok ba sa kawan ng mga taga-Efeso o hindi? Napasok ba ang mga taga-Galacia o hindi? Napasok, sino napakinggan? Kristo, tinig ni Kristo. E asan yung tinig ni Kristo? Naasan. Pakinggan niyo kung asan. Kaya kailangan para marinig niya tinig ni Kristo, presensi si Kristo. Hindi yung gano'n. Eto ang tinig niya. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag. At ang aking tinig ay nasa mga anak na lalaki ng mga tao. Saan ho inilalagay ng Diyos yung kanyang tinig? My tinig is in the sons of men. Kaya may kinakasangkapan ng Diyos para yung tinig ni Jesus makarating sa atin. Ha? Eh kaya nga sila, ganun ang paniwala nila. Tinuruan doon ng di Kristo, tinuruan ng apostol, tinuruan ng papa, tinuruan ng pan, tinuruan sila. Ba, pagkapala sa kanila ang katwiran, pag pwede sa kanilang makarinig, kahit sa kaduluduluhan, pagka sa amin hindi pwede. Kailangan pala para marinig ko ang tinig ni Kristo, personal akong nandun kay Kristo. Mali! Pwede kang makarinig. Ang totoo, kahit senyasan lang ako ni Kristo, papayag ako eh. Kaya sabi niya, wala raw senyas sa Biblia. Wala senyas, ha? Ano ba ho yung kahulugan ng salita senyas? Ano yung senyas? Tagalog o Kastila? Kastila lo yun. Ano sa Tagalog yun? Ha? Ha? Oh, babasa tayo ng senyas sa Biblia. Tingnan nyo, ha? Yan ang kahirapan nung hindi Biblia binabasa. Ayaw makinig sa Diyos eh. Gusto, istorya eh. O, pakinggan nyo ha. Sa 1:22 ni Luke, at babasa tayo ng ganito. At nang lumabas siya, ito ay si nangyari kay Sakarya, yung tatay ni Juan Bautista at saka inanay niya na si Elizabeth. Noon ho si Juan Bautista eh, ipapanganak si Zacarias, napipig si Juan Bautista, napipig. O, si Zacarias, napipig si Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista. Ano nangyari? At nang lumabas siya, at hindi siya makapagsalita sa kanila, at hinagap nila na siya'y makaitan ng isang pangitain sa templo, at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hutyat at nanatiling pipi. Oh, may hutyat po ba sa Biblia? Last 10 minutes. 10 minutes pa po. Parang hindi ito. Oh, ngayon. De, meron po sa inyo sa Biblia, doon lang makikita nyo, hindi siya otoridad eh. Although he is claiming to be an authority. Oh,
yung kanyang mga sinasabi disprove and belies his claim that he is an authority. If you are an authority, all that you are telling the people that are listening to you must be true. Ha? It must be sanctioned by the prime authority, which is the Bible. Sinasabi niya, wala-wala sa Biblia. Matututo si Mr. Garza ngayon. Ayan, matututo siya. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, naniniwala ako marami nang natutunan si Mr. Garza. Pero kung ako namumulot sa kanya. Kasi yung sinasabi ko, hindi galing sa kanya. Ipilutuwid ko lang siya. Okay, eto pa sabi. Ang pagbabasa raw. Kaya inilalagay ko, verbatim, oh. Ang pagbabasa ay para sa mga miyembro ng iglesia. Pero pag hindi miyembro ng iglesia, walang karapatang magbasa. Yan, sabi niya. Ngayon, inasabi niya ngayon to, ibig niya lang sabihin yung mag-interpretasyon. Eh, pagbabasa yung binasa ko eh. Sabi sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Tatlo naman po yun eh. Bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Alam nyo, ang pagbasa, mga kapatid, hindi naman pagbase. Ang ibig sabihin, ay gagamitan mate. Nakakabasa ang kamay. Ngayon ho, may Braille Bible. Yung mga bulag, pinakapa, binabasa sa pamagitan ng kamay. Yung pala, pag pagbasa, ibig niya sabihin, mata, baka na rin kayong bulag. Baka na rin, alright. Yung narin-narin, di mo nang magbasa, di makinig. Oh. Eh, yung bulag, di kumapa. O, oh, di ba? Mabalad o hindi? Mabalad. Pagtinupag. Oh. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Ngayon, sinututulan niya Philippian dahil alam niya, napuntos ang kuserne. Ngayon. Sabi niya, lahat ng paliwanag ni Suriano, puro fallacy. Tipin mo, sabihin mo, lahat ng pinaliwanag ko, puro fallacy. Nung basahin ko bang nung 217 AD ang Papa eh si Calixto, palasi ba yun? Palasi ba yun? Nung sabihin ko ba kapatid ng Garza, palasi rin ba yun? So sabihin mo lahat ng sinasabi ko palasi? Hindi, pati ikaw, palasi na rin. Ginasabi ko pangalan. Ayun, kung matatanggap mo, palasi ka. Pero, ang palasi ito, yung sabihin mo na walang karapatang bumasa ang ibang mga tao na hindi miyembro ng iglesia, ang tanong ko sa'yo, yung bang iskribas at pariseo, oh, yun ba miyembro ng iglesia sa panahon ni Kristo? Miyembro ba yun ng iglesia? O kayo nasubagot, marunong din kayo. Kalaban nga ni Kristo yun eh. Nagbabasa ba yun ng Biblia? O, pakinggan nyo ang sabi ni Kristo sa mga yan. Oh. Sa 5 ng Juan, ganito ating marubasa sa 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sapagat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ano sabi? Saliksikin ang wika ninyo ang mga kasulatan. Kanino sinabi ni Kristo? Sa miyembro ba lang ng iglesia sinabi yun? Yun ang palasi. Basahin natin sa Catholic Bible kung talagang ganun na. Sa isang talata ng Catholic Bible, paborito ko itong Catholic Bible na ito pag ang kausap ko yung taga St. Peter's Men's Society. Eto. Sabi nito sa 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang masusumpungan ninyo roon ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang sabi ni Kristo, pinagbawalan niya bang bumasa ng mga tao? Ha? Meron ka ba mababasa? Hoy, bawal niyong basahin ito. Sabi ng Diyos, para kanino ang Biblia? Para sa miyembro ng iglesia? Pakinggan niyo sa isang talata. Kung para kanino ang Biblia? Ito'y isusulat ukol sa lahing susunod. Para kanino? Susunod? Nandun na, wala pa.
Membro na o hindi pa? Ulitin ko, ito'y isusulat para sa lahing susunod at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. No? Last 5 minutes. Last 5 minutes. Salamat po. Sana tanungin nyo in a polite manner. Sana in a polite manner. Hindi tanong ng parang kaaway naman. Polite manner. Polite manner. 102:18 ng awit. 102:18 of the Book of Psalms. Ang sabi ng Biblia, ito'y isusulat para sa lahing susunod. Miyembro lang, hindi pa. Hindi pa. Doon susunod pa lang, wala pa nga eh. Ano pa ang katunayan na hindi para sa miyembro lang ng iglesia ang pagbabasa ng Biblia? Basa. Pakinggan nyo kung saan. Sa Malakias 3, ganito ating mababasa. Nang magkagayon, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan. At pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Para kanino pa po ang Biblia? Para sa kanilang natatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Yun ho bang natatakot sa Diyos? Will it mean necessarily na miyembro na agad ng iglesia yung natatakot sa Diyos? Ganun ba kahulugan? Pakinggan niyo ang isang talata. Si Cornelio po ay isang hintil na natatakot sa Diyos, pero hindi pa miyembro ng iglesia. Pakinggan niyo. May isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Miyembro na ba ng iglesia ito? It doesn't necessarily mean na pagka hindi ka miyembro ng iglesia, wala kang takot sa Diyos. Merong takot sa Diyos. At para nga sa mga ngayon, isinulat at para maging miyembro ng iglesia. Anong iglesia? Hindi iglesia katolika. Yung tunay na iglesia ang nasa Biblia. Yun. Pero sasabihin mo, kayo yung tunay. Bakit Soriano ka? Hindi mo pa tinitindigan yung iyong iglesia. Yung pangyong naman, hindi ka pa sa akin. Ha? May isa pa akong tindig. Mami, ako pa titindigan mo. Pinakikita ko muna mali ang paninindigan mo. Marami ka sinasabing mali. Alam mo, ganito, kung baga sa nagtatayo ng bahay, ganito kailangan bago ka magtayo. May mga bato dyan, mga siit, may mga dunya. Aalisin mo muna para maitayo mo ng maayos yung bahay. Huwag kasi tayo ka ng tesin mo, wala sa lugar yung naitayo mo. Hindi mo ka nakakapag-establish ng authority mo. Your mistakes belies your authority na sinasabi. Na marami ka na sinabi, wala ka na yan. Sasabihin mo, miyembro lang ang babasa, no? Isinulat ang Biblia para sa natatakot sa Diyos at may mga natatakot lang. Wala pa sa iglesia. At ang layo niya. Hindi ko pagbibintangan ang mihalak ng kontrol. Talagang ganun. At ang layo niya, kaya sinasulat ng Diyos ang Biblia para ang tao makakilala sa kanyang katotohanan. Yan po ang ating dapat maintindihan. Ngayon, kung kailangan ang tao'y maalis sa iglesia, masangkap sa tunay na iglesia, tunay, ang pinag-uusapan natin, tunay. Kung tunay, yun ang katotohanan. Tama ko ba o hindi? Aling iglesia yun? Ilang minuto po. Aling iglesia, yung tunay na dapat aliban ng tao? Ha? Saan mo babasahin yung tunay? Sa kasaysayan o sa Biblia? Ha? Biblia, hindi pwede sa kasaysayan. There are periods of history when there is no recorded history. Tinatanggap nyo? There are periods of history when there are no recorded history. During the dark ages of the humankind, ano ang recorded history, pakikita mo sa akin? Sino magpapatunay na mula nung panahon ni Kristo hanggang sa panahon ay sunod-sunod ang papa? Sila man hindi nila kaya patunayan eh. Sapagkat sa pagitan ng mga papa nila, may lumilitaw na mga anti-Kristo. Inaamin nila, ang tawag nila, anti-Pos. Paano? Pwede, sir. Salamat po. Brother Emi Soriano, para sa kapakanan po ng
Ano po ba yung sabihin ng salita ng palagi? Pakitagalog yung ako para... Palagi po, kakasinungalingan. Ayun. Oh, yan ha. Spelling nun, F-A-L-A-E-Y. Tama. Tama. Tama na nga. Tama nga, Ellen. Oh, dito naman po tayo sa side ni Mr. Flo. Mr. Garza, Garza, meron po kayong 10 minuto para magtanong. Sandali lang po, ganyan ang oras. Eto ha, kung ako magkasalita, papatayin ng time. Papatayin ng oras natin. Okay, sige na po. Ako na po, pakikita ko mo po na yun ito. Ito po. Ito po, ha? Okay, go. Ginoong Suriano, 10 minutes. Sinabi niyo kanina na ang mga paresyo ay nagbabasa ng Biblia. Tinatanggap po ba ninyo yun? Oo. Nung po bang kapanahunan ni Kristo na mga paresyo, yung po bang tinutukoy niyo yun ang mga nagbabasa? Yun. Meron na po bang Biblia nun? Yun. Taabot po ng inyong kaalaman. Meron na po bang Biblia na hinahawakan yung bagong tipan? Ah, wala pa. Di pa nakasulat ang bagong tipan noon. Pero may Biblia na noon. Pinatanggap po ba ninyo, Ginoong Suriano, na ang ibig sabihin ng Biblia, tamasamang mga aklat na binuo sa bago, lumat bagong tipan? Ito, sagot ko, galing yan sa salitang Biblios, singular, which means a book. Kaya pagka nagkadalawa, Biblia na yon. Okay. Yung kaya, lima, yung limang aklat ni Moses, lima yon, Pentateuch, Biblia na yon. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, yung po bang Biblia na ang ibig sabihin, bago at lugang tipan pag pinagsama Biblia? It doesn't necessarily mean na kailangan may bagong tipan para matawag na Biblia. Nung panahon na yon, ang nakabuo pa lang yung Old Testament book. Di wala pa, hindi pa Biblia. Biblia, no? Ayaw ka pa, hindi Biblios eh. Biblios. Biblion, singular. Pag naging dalawa, Biblia. Kung na mabasa ko ba sa inyo, sa aklat ng kasaysayan, kasaysayan, stop po eh. Matapos po ako sa kuleyon. Kaya ang oras ko. Okay, okay. Ginoong Suriano, kung mabasa ko ba sa inyo sa aklat ng kasaysayan na ang ibig sabihin ng Biblia, bago at lumang tipan na pinagsama, aaminin ba ninyo, nagkamali kayo? Kung ang babasahin mo aklat, sinulat ng authority o mga apostol, payag ako. Okay, pero dahil sinabi ninyo, okay, kung sinulat lang ng kung sino-sino, hindi ako payag. Okay, nasagot nyo na. Dahil sinabi ninyo, kapag Biblia, eh, sa loob ng Biblia, papayag kayo. Meron po ba kayo mababasa na salitang Biblia sa loob ng Biblia? Biblios meron. Yung isa, nababasa ko. Biblios. Hindi ba totoo yung salitang Biblios? Hindi yung lumang bagong tipan ang ibig sabihin. Hindi. Yung salitang Biblios, ang kahulugan, libro, aklat. Hindi proper name yun. Okay. Common name yun. Sa pagsasabi po ninyo, maliwanag na maliwanag, na ang Biblios ang ibig sabihin, eh, yung tinatag na mga aklat. Hindi ba totoo? Hindi mga aklat. Isa nga lang, Biblios eh. Okay. Dalawa na, Biblia na. Okay. Then, sinabi ninyo, ang ibig sabihin ng Biblios, eh, mga aklat. Isang aklat. Compose yourself. Wala ka sa sarili ka ba ito? Hindi mo nakukuha yung kasi. Ang sabi ko, Biblios isa. Pag naging dalawa, Biblia na, plural na. Hindi nyo naiintindihan ang kapangyarihan. Oh,
Oh, tayinin muna at may kaya nang nagtatanong. Pinilito tayo, nilito. Silence it ako. Okay, pwede na lang magtanong. Kaya mo na sabihin, baka abutin tayo ng ulan. Walang alisan. Kahit mabasa. Nasabi ng Panginoon. Ulan, maraw. Nasabi ng Panginoon. Amen. Amahan tayo ng kidlat dito. Walang alisan. Okay, check mo na. Okay, hindi. Okay, check. Kanina, sa unang tanong ko, Ginoong Turiano, hindi nyo naiintindihan eh. Dadahan-dahanin ko. Sinabi, tinanong ko kayo kanina, nung bang panahon ni Kristo, meron na po bang Biblia? Sabi nyo, meron na. Meron na. Nung sabihin ni Kristo, nung panahon ni Kristo, meron ng Biblia na ang sabi ninyo, Biblia plural, Biblia singular. Paano nyo nasabi ngayon na merong Biblia, eh singular pala nung panahon ni Kristo? Hindi, walang panahon sa... Oh, gusto nyo, inoalbak natin! Hindi. Oh, Raga! Ito ang sabi ko. Nagbabago na. Hindi, ito ko nagbabago. Sabi ko, may mababasa ko Biblia, isa. Pero, pag naging dalawa, Biblia na yun. Kaya nga sabi ko... Eh, di wala pang Biblia. Meron ng limang aklat ni Moses, Pentateuch ko eh. Biblia nga yun eh. Di ba Biblia yun? Di ba ang aklat? Sinagot tayo yung tanong nyo, Biblia. Sinagot ako, moderator ako, narinig ko, Biblia. Ay, yung tanong nyo. Okay. Sinabi nyo, binasa nyo kanina, yung taliksikin ninyo ang kasulatan. Taliksikin ang kasulatan. Nung bang sabihin ni Kristo na magbasa sa taliksikin, meron na po bang bagong tipanon? Ah, hindi pa, pinapasaliksik yung mga Old Testament. Okay. Eh, di yung sasaliksik, miyembro nung dinatnan ni Kristong pananampalataya. Miyembro ng dinatnan ni... Hindi, ni Kristong pananampalataya. Gribas at parise yung... O yun, miyembro sila nung iglesia nila. Na? Nung tinatawag na dinatnan ni Kristong iglesia, alam po ba ninyo kung anong iglesia si Kristo? Nung anong reliyon si Kristo nung dumating siya? Hindi naman reliyon si Kristo eh. Kung anong reliyon, meron si Kristo. Ah, yun, meron si Kristo. Noong si Kristo'y maliit pa, kasama siya nila ni Jose, saka ni Maria, sa Judaismo. Di meron na pong Judaismo. Oh, meron. Yeah. Di ang magbabasa, yung membro ng Judaismo. Ang membro ng Judaismo? Yeah. Di magbabasa. Di, sa madaling salita, ang babasa ng kasulatan, membro din ng Judaismo. Oh, tama. Okay. Di, sumasang-ayong kayo ngayon sa akin, na ang magbabasa, membro. Sabi mo kasi kanina, membro na iglesia. Judaismo lang po. Membro na iglesia. Pero pareho. Kanina, ang pinag-uusapan ako... Consistent, kapatid. Inconsistent, eh. Ako, consistent naman akong tumagot. Kanina, ang pinag-uusapan po natin, ang tungkol sa iglesia. Tumakbo kayo dito sa tinatawag na Judaismo. Sinundan ko kayo. Kasi ginamit niya ako tumakbo sa Judaism. Dahil tinatanong mo ako, siyempre sasagot ako. Sabi mo, ano bang religion meron si Kristo? Ikaw ang pinanggaling, ano? Kaya ako sinabi yung Judaism. Kaya, ganito mo ako tumakbo ron. Pinatakbo mo ako. Di ka punto na yun. Alam po ninyo, kanina, maliwanag po ang katanungan, ang tema ng pinag-uusapan namin. Premise lang. Ang usapan po namin, ang magbabasa, membro ng iglesia. Sinundan ko, yung sinabi ni Mr. Soriano, yung mga pareseo, ay merong binabasa. Para pasinungalingan niya, yung sinasabi ko, na ang babasa, membro. Kaya sinabi niya, may nagbabasa rin naman daw, ng membro, na nung mga panahon ni Kristo, may nagbabasa. Kaya tanong ko nga sa kanya, yung ubang nagbabasa noon, membro, nung kanilang dinatnang pananampalataya. Sagot niya, oo, hindi yung panibagong tanong, di tinatanggap pa na ninyo na ang babasa ng kasulatan, membro ng kanilang pananampalataya. Maliwanag yung katanungan na yan eh. Kaya sumagot siya, oo, nung maipit, eto nagpaliwanag ano naman. Eto, susunod ka naman ako kapatid na ipit. Ba't ba nang iipit ka? Okay. O eto, susunod na tanong. Ano kagarote? Susunod na tanong. Binanggit ninyo si Cornelio. Kanina, parang hinanggit ninyo si Cornelio. Oh. Na may takot sa Diyos. Oh.
nung bang magkaroon siya ng takot sa Diyos, siya ba'y naging Kristiyano? Nung patawag siya ni... Nung pangaralan na siya ni Pedro sa Kapitulo 11. Di sa madaling salita, si Cornelio ba nagbabasa? Nagbabasa. Nagbabasa. Pero, tinatanggap rin niyo na meron nagpaliwanag sa kanya. Maturan. Ayun. Di ang ibig sabihin, yung iglesia, ang babasa sa loob ng iglesia, ang magpapaliwanag, otoridad sa loob ng iglesia. Oh, naturan. Eh kayo, sino nagpaliwanag sa inyo yung otoridad ng iglesia? Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos ko mo, babasahin ko. One minute. Ulit din kayo na po. Sinuiso lang po ang kailangan ni Mr. Garza. Oh. Sandali lang po. Oh. May more than 50 seconds to go. Sinuiso lang po. Ito po ha, malapit na po. Po. 3, 2, 1, 5. Mga kasama, sana ito pong huling tindig kong ito, mapagbigyan man lang ninyo ako sa aking pagsasalita. Nabigay niyo ang katahimikan na kung paano kami naging tahimik sa pagsasalita ni Ginoong Soriano, ulit. Sana maging tahimik din ulit kayo. Nagkakaroon ng distraction na marami akong dapat na ipaliwanag. Iripat doon sa sinasabi ni Ginoong Soriano, eh hindi ko po magawa dahil ang ingay po ng mga iba rito. Kaya kung maaari sana, ito huling tingtig ko. Bago ko simulan ang aking sasabihin, nais kong liwanagin muli ang tema. Ang tema po ng pinag-uusapan namin ni Ginoong Soriano, patutunayan niya na ang kanyang iglesyang Hello. Ito po ang ating huling tindig na sa dalawang tindig na ginawa ni Ginoong Soriano eh hindi po niya napatunayan. Brad. Manapa, sinabi niya meron akong huling tindig. Eh, dapat itindig niya na yan eh. Kaya niya sa huling tindig. Kaya niya ititindig sa huling tindig para wala na po akong pagkakataon na makapagsalita pa. At para ko nang nakikinita, ang gagawin ni Mr. Soriano sa kanyang huling tindig, puro tuliksa, puro atake sa simbahang Katoliko. Bagay na wala naman akong pagkakataon para sagutin. Maging persana si Mr. Soriano. Sana! Ang ingay. Alam po ninyo, sana oh, pag nagsasalita si Ginoong Soriano, kung paano naging tahimik kayo, ganun din sana kayo katahimik. Kaya nagsasalita ako, sinasabayan po ninyo ako, paano ako makapagpapatuloy? Lumalabas, pag ganyan po ang asa ninyo, pinakikita ninyo, hindi kaya ni Ginoong Soriano na tindigan ang tema aming pinag-usapan. Tahimik! Ang katahimik na po, ta! Katahimik na po! Tahimik lang po! Kaya ng oras! Tahimik lang! Tahimik lang! Argabyado tayo, Mr. Soriano. Madayang oras, oh, dahil ano, kung pwede lang sana, kahit ano sabihin niya, huwag tayong babo na lang sa emosyon, tahimik na lang, para matuloy.
pa naman, Mr. Moderator, makasigit po ako, ano. Huwag niyang atakihin yung nakikinig dahil karamihan diyang Katoliko, eh. Huwag niya atakihin. At huwag niya ibintang na yan, eh, pala. Well, huwag po natin sabihin na Katoliko. Madali magsalita ng Katoliko, eh. Alam po ninyo kung Katoliko to, eh, sigurado makikinig sa akin, eh. Bakit hindi nakikinig? Eh, kasama nyo, eh. Kaya lang, hindi iba-iba lang si Peter, iba-ibang Katolik. Merong bunga at merong sarado. Pwede ba nakikiusap ako? Ilang timekeeper? Ha? Siya na lang, ha? Ako, iba ako magaling. Ha? Ay, ano ko, galing. Pati ano ko, galit. Would you please stop quiet, ha? In the meantime, ha? Give him 20 minutes, ha? To express himself, ha, ladies and gentlemen. Ha? Well, kaya ko lang kapag i-English, nakatabi ko si Webster, eh, oh. Ha? Oh, isa na! Sige na, huwag muna. Huwag muna, huwag muna. Sana, sige. Ubusin muna niyo yung ingay niyo. Oo, oh, maging may lahi na magiging ngayon. At sige na, kung bagong tayo sinasak. Lahat ko, masigaw niyo eh. Oh. Lahat na nasigaw niyo, gawin niyo na. Eh kung kayo na nasasakta si Mr. Grasso, doon kayo nagiging. Oh, magkainga kawali na lang po kayo. Ayaw pa rin, ano? Ayaw pa rin tumahimik. Eh, sa boxing ka, nagsusuntukan. Pag bandang huli, nagyaya ka pampay. Huwag naman sasabihin si Raulo nung maingan. Huwag naman sabihin si Raulo. Pangit yun, pangit yun. Paulo. Eh, pala dito na, Mr. Sugrano, hindi naman sinasabi si Raulo raw eh. Meron nung silang usapin doon, may nagsabi nung si Raulo. Oo nga eh. Ano, tutunin ko muna rin doon, hindi na? Matahimik na kayo! Okay, ready na, pupuksira yung orasan mo. Eh, oh. Kasayan po yung baterya, oh. Mahal po yung baterya na to, imported po ito. 150,000. Oh. Talagang hinihanda po ito, tagipati ni Mr. Siliano at Mr. Garza. Ako po, nakakita niyo po ako, oh. Ngayon na po ako nakakita. So, I'm here. Bakla. Ito po ang puto, puro bata ko. Oh, maksiyano na po kayo, maksihingay na po kayo. Kinakikausapan kayo ni Mr. Garza. Bata ng ingay nyo, okay? Magpapaliwanag nga naman siya, sasabihin, para tayong check. Para na tayong check. Oh, i-check dito, may i-check dito. Maraeng. Okay na ako, tahimik na ako kayo. Yun yung timekeeper natin, Katoliko to. Kaya, pero ang laban dito. Kaya, yung coaches dito, saka dito, tumahimik na ako kayo para matapos na to. Kung ang moderator po. Katoliko oh, rin. Ang moderator ko, wala pang kinasasabihan eh. Ano pa ako? Free pa. Pwede na. Pakas yung babay kayo ha. Oh. Pakita ang orasan. Sandali lang po. Para magsitahimik sila. Ayan. Pagsitahimik kayo. Pagsitahimik kayo. Tumatak mo. Tumatak mo na eh. Dapat magsalita na ako eh. Pagsitahimik kayo. Sa pangyari yan, by virtue of the power vested on me. Pagsitahimik kayo. Pagsitahimik kayo. Oh, tumahimik ka po. Pwede na po ba ako magsalita? Okay. Sana po
sa pakiusap ko sa inyo, mapabigyan niyo lang ako. Kahit na 20 minutos na lang to, hulintindi ko na lang to. Sa 20 minutos na ititindig ko, kung magtitiis lang po kayo, napagbigyan niyo na po kami kung kami tinatanggap ninyong bisita. Kaya, sa tindig ko pong ito, kanina ko pa pinakikita ang temang aking pinirmahan o ng mga napagkasundo na magkabilang panig. Sa panig ko po, bilang Katoliko, uulitin ko ang tema. Patutunayan ko ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ito ang Iglesia itinatag ni Kristo. Sino po ang magpapatunay niyan? Ipinakita ko kanina kasaysayan. Siya na rin ang nagsabi ng Iglesia itinatag ni Kristo, Dalisay. Ito ay susubaybayan ng Diyos. Ito'y pangangalagaan ng Diyos, hindi kailanman pababayaan. Kaya po nung binasa niya kanina na merong pumasok, natural po yung may papasok na masama. Kaya yung unang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, pinasukan ng iba't ibang pananampalataya. Kaya nung unang panahon nagkaroon ng tinatawag na persecution, pinapatay ang lahat ng Kristiyano. At ang uri na kamatayan nung panahon na yun ng mga Kristiyano, tatlong uri. Una, yung tinatawag na ipako sa krus. Ikalawa, sinusunog. At ang ikatloy, pinapakain sa leon. Yan po ang tatlong uri ng kamatayan na dinanas ng mga unang Kristiyano. Sino po ang gumagawa niyan? Mga sundalong Romano na mga pagano. Hindi po mga Kristiyano. Kaya kung mapapansin po ninyo sa Vatican City na maraming mga Kristiyanong nakalibing doon, na yun ang mga martir, yung mga nakalibing doon, inaalala na itong mga taong nakalibing dito, ito yung mga unang Kristiyano na naging martir. Sino po ang may hawak ng Vatican? Ang Katoliko. Kung kalaban ng Katoliko, hindi pa hihintulutan ng Katoliko na ilibing ang mga unang Kristiyano na namatay doon. Bakit po pinahintulutan ng Katoliko? Sapagkat ang Katoliko, yun po ang mga unang Kristiyano na pinatay. Ngayon sinabi niya, lumabas lang ang pangalan Kristiyano nung panahon ng konsilyo. Tama po na lumabas sa konsilyo yung pangalan Katoliko, pero ang hindi niya naunawaan sa kasaysayan, meron pong mga obispo na nagpulong-pulong. Yung mga obispong mga nagpulong-pulong, membro po ng iglesyang itinatag ni Kristo na nung mga panahon na yon, maraming mga iba't ibang pananampalataya na nagsasabi na sinadaw anya ang tunay. Kaya ang sabi ng simbahan, makikilala ang iglesia, una, ito'y banal. Ikalawa, ito'y laganap sa buong sanlibutan. Yan po ang palatandaan. Ikatlo, mga turo't aral ni Kristo sa apostol, tatawaging apostolika. At sa panahon po natin ngayon, makikilala ang pamamahalay na sa Roma. Kaya, ang iglesia ni tinatag ni Kristo, tatawaging Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nang ibig sabihin, mga ang iglesia kalipunan ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Naganap Katolika, Apostolika turo't aral ni Kristo sa apostol, at ang pamamahala nalipat sa, mula sa Jerusalem na ilipat sa Roma. Kaya tinawag Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung ang pamamahala ay malilipat sa Pilipinas, tatawagin din Iglesia Katolika Apostolika Pilipinas. Kaya po, inaasahan ko sa pangalawang tindig ni Ginoong Suliano, ipakikita niya na ang kanyang iglesia kinaaniban, ito ang iglesyang dalisay na itinatag ni Kristo. Eh ang nangyari, nagbasa lang ng Biblia. Ang binasa, kinopya lang. Kinopya lang. Kung paano yung nabasa niya sa Biblia, kinopya lang. Alam po ninyo, hindi po kobong kinopyang parehong-pareho, eh magiging original. Eh pwede ang isa sigurado kahit na-copy mo. Katulad nga ng pera lang. Maraming humuhuwag, maraming kumukopya ng pera. Kahit na parehong-pareho, kapag hindi inilabas ng original na galing sa pamahalaan, eh hindi po natin matatawag na tunay. Kahit na ang isang iglesia, parehong-pareho ang nakasulat sa Biblia, pero yung otorisasyon, wala rin po. Katulad ng pagbibinyag, na aatakihin ako mamaya ni Ginoong Suriano. Yung pong pagbibinyag, na kahit na parehong-pareho ang pagbibinyag na ginawa mo, katulad ng apostol, o itong mga apostol, binibinyagan,
ng matanda. Itong mga apostol, ginagamitan ng tubig. Itong mga apostol, aaralan. Kahit na pareho-pareho. Pero kung ang magbibinyag sa inyo, hindi nabinyagan, nung mga nanggaling sa apostol, hindi rin po tunay. Kaya, itong si Ginoong Soriano, paulit-ulit na lang, sinasabi, paulit-ulit, na ginagawa niya, yung tema niya, na wala namang tinitindigan. Kailang itindig naman niya. Sana sa pangatlong tindig niya, ipakikita niya yung iglesia kanyang kinaaniban, ito yung iglesyang nasa Jerusalem na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. E pinalalabas niya yung nagbasa lang. Kaya nga nung tanungin ko siya, yung bang Biblia, saan ang galing? Ang galing sa salitang Biblio. Nang ibig sabihin, sama-samang mga aklat. Sino po bang nagsalita o nag-invento ng salitang Biblia? Ang salitang Biblia, nanggaling yan sa bibig ni St. Jerome, ni Santo Jeronimo, na isang paring katoliko na tumipon ng mga libro, ng mga aklat, ng lumat bagong tipan. Kaya sa English, Bible. Kaya nung ma-invento bisikleta, hinango sa salitang bicycle. Ibig sabihin, dalawa. At ang Biblia, ibig sabihin, dalawa rin. Luma, bagong tipan. Pag luma lang, kasulatan. Pag bagong tipan, kasulatan. Pag pinasama, bago, luma. Ibig sabihin niya, tawag dyan, Biblia. Kaya nung tanungin ko si Ginoong Soriano, may Biblia na ba? Eh, wala nung Biblia pumasok sa Biblio. Kaya, ganun pa man, hindi yan ang tema. Kay Biblia, kay Biblio, hindi yan ang tema. Ang tema na pinag-uusapan po namin, alin ang tunay na iglesia? Ang magbabasa ba? Yung bang galing sa labas? Natural, ang magbabasa ng kasulatan, yung membro ng pananampalatayang kanilang binabasa. Katulad halimbawa ni Ginoong Soriano, kayo mga membro, okay. Wala po akong pagtutol. Kung kayo'y magbabasa ng Biblia, walang problema po. Dahil membro na kayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinarehistro ni Ginoong Soriano. Pero ang tanong, si Ginoong Soriano, bago ba siya nagpasa, membro na siya nito? Hindi pa siya membro eh. Yung sa inyo, okay, excusable. Pwede ko kayong maunawaan. Pero si Ginoong Soriano, yung tema pinag-uusapan po namin, hindi niya maipakita na yung pagbabasa niya, otoridad siya sa pagpapaliwanag. Patapos, tinanong ako, ano ang mga tanong niya? Eh, kung mabasa ko sa iyo, na yung mga tagalaba, pwedeng bumasa. Eh, hindi naman yun ang tema eh. Pwedeng bumasa, pero hindi pwedeng magbigay ng pakahulugan. Yun ang pinag-uusapan dito, yung authority. Yung pagiging otoridad mo. Yan ang problema kay Mr. Soriano. Hindi nga na ipaliliwanag mula kanina pa. Ngayon, pumunta, tinanong ko siya kay Cornelio. Ang liwanag ng tanong ko kay Cornelio. Nung bang si Cornelio nagkaroon ng takot sa Diyos, kinakailangan bautismoan o naging iglesia ba siya? Sabi niya, o, naging tinawag ng Kristo eh. Sino ang nagpaliwanag? Well, natural, si Pedro. Kung babasahin po ninyo, itataas o ibababa ang pagbabasa, yung buong kasaysayan ni Cornelio, makikita po ninyo. Araw at gabi si Cornelio nananalangin. Araw at gabi nananalangin. Siguro naawa na sa kanya ang Diyos. Ano sabi sa kanya ng anghel na inutusan ng Diyos? Cornelio, ang lahat ng mga panalangin mo, mga pag-aabuloy mo ay nakararating sa kaitasan. Pero pumunta ka si Pedro magpapaliwanag sa iyo. Ibig sabihin, nakausap niya lang, mismo anghel ng Diyos. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling interpretasyon. Kinakailangan, dadaan ka doon sa kuleyo ng mga apostol. Mamaya, babalik ako dyan sa kuleyo, buti naalala ko. Ngayon, pangalawa, nung bating, kung mapapansin po ninyo, alam din Mr. Soriano, yung bating, nagbabasa siya ng lumang tipan, dumating si Felipe. Nung dumating si Felipe, sabi ni Felipe, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Anong sagot ng bating? Ang bating, matalino. Ito ay alagad ng Diyos yung mga panahon na yon na nagpapakabanal. Anong sabi ng bati? Maliban na lang na may magpaliwanag sa akin. Ano ginawa ni Felipe? Piniliwanag. At pagkatapos, dumating sa dako na may tubig, binautismuhan. Isa pa, si Apostol Pablo, nung hindi pa siya apostol, kitang-kita ninyo, inuusik niya ang lahat ng mga tao, mga mapabata, mapalalaki, mapababae, basta't membro ng iglesia, kanyang dinadalang biyag
inuusig. Nang dumating na sa daan ng Damasco, ano nangyari po? Nagulag siya. Nagkausap na sila ni Kristo direkta. Sino ka, Panginoon? Sabi ni Pablo. Ako si Jesus na iyong nilusig. Pero hindi siya pwedeng magpaliwanag ng sarili interpretasyon niya. Ano ang kailangan? Duwaan siya kay Ananias na miyembro ng iglesia. Siya ang nagpaliwanag at binautismuhan. Yan ang senaryo, takbo ng senaryo ng tunay na iglesia. Hindi ka tulad ng Ginoong Suryano. Magbabasa. Pagbabasa. Nasaan ang otoridad? Dinaya niya yung parehong-pareho. Pero, hindi walang otoridad. Kahit na parehong-pareho, ang gagawin mo na doktrina, kung hindi ka manggagaling doon sa koleyo ng mga apostol, baliwala. Pagkatapos, dito kami nagtanungan. Inanong niya ako tungkol sa koleyo. Alam po ninyo, ang koleyo, babasahin ko mamaya sa diksyonaryo, na ang koleyo, ito isang institusyon, isang asosasyon ng mga apostol na ang taas ng kanilang pag-aaral tungkol sa Diyos. Kaya nga pag sinabing koleyo, mataas na uri ng pag-aaral. Mataas na uri ng pag-aaral. Kaya itong pag-aaral ng Biblia, hindi po basta-basta babasahin niya. Mataas na pag-aaral to. Mataas na pag-aaral. Pag-aaral na manggagaling sa mga apostol. Ginagawa ni Ginoong Suryano, pagpupunta sa edukasyon, papasok na sila Apostol Pedro, walang pinag-aralan. Pero pag naman kaya, pagdating naman dito kay Apostol Pedro, pakikita, mataas sila Apostol Pedro, ipakikita kahit na walang pinag-aralan, hinihiya ang mga marunong. Ano ba yan? Sa kanya para, sa kanya pa rin ang krus. Huwag naman ganun. Ang dapat nating malaman, itong mga apostol, ito mataas ang kanilang pag-aaral pagdating sa Diyos, pagdating sa pananampalataya. Kaya sinabi rito sa encyclopedia, sa dictionary, ang mga apostol, ang pinag-aralan, mataas sa abot ng kanilang kaalaman. Hindi katulad nung kaalaman natin, mababa tayo pag pinag-usapan ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sila mataas. Sila may relasyon na direkta sa Diyos, tayo'y malayo sa kapanahunan po natin. Ngayon, tatanungin ako ngayon yan ni Ginoong Suryano. Alam po ninyo ang ginagawa ni Ginoong Suryano. Bawat salita ko, isang salita ko, bibigyan ng ibang kahulugan para makatakbo sa tema. Katulad halimbawa sa inya. Katulad halimbawa ng sinabi ko, kuleyo. Nagkakaintindihan tayo sa salitang kuleyo. Yung mga salitang... Sandali lang po, sandali lang po. Silencio lang po, silencio. Silencio lang po. 6-4 minutes. Nagkakaintindihan po tayo na kapag ginamit ang kuleyo, ito'y isang paralan ng isang institusyon. Isang institusyon, isang panto, konstitusyon to. Ngayon, may konstitusyon din yun. Nagtawa na kayo. Merong batas ang mga apostol. May batas ang simbahan. Kaya mo, sa lahat ng samahan, bawat samahan, merong batas. Sa bawat asosasyon, may kaayusan. Merong sinusunod pong puno. Baka mamaya pupunta po kay Apostol Pedro. Hindi yan ang tema ko. Baka mamaya, banggitin nga si Apostol Pedro, puno ng pananampalataya. Puno namin. Alam po ninyo, nabanggit ko rin yan, baka banggitin nga, yung puno na si Apostol Pedro, puno po namin yan na nakikita. Na ang humalili niya mga papa. At ang puno po namin na hindi nakikita si Kristo. Kaya dalawa po ang puno sa simbahan. Isang punong nakikita ang papa. At isang punong hindi nakikita si Kristo. Kaya visible head ang mga papa na humalili kay Pedro. At isang invisible head si Kristo. Kaya po yung aral ng simbahan mula unang siglo hanggang sa kasalukuyan, walang patlang na hindi nagbabago ang aral. Para mapagbago ninyo ang aral na nakasulat sa Biblia, lilikutin. Katulad ng ginagawa ni Ginoong Suryano, lilikutin. Siyempre, babaguhin ang pagpapaliwanag. Kaya nga po, pag nakasulat sa Biblia, wala pong pagtatalo. Ang pagtatalo lang po, yung magpagbibigay ng interpretasyon. Patulad po ng Biblia, ang pagkakasulat yan.
ang antas ng karunungan ng mga apostol iba sa karunungan natin. Kaya kung bibigyan lang po natin ng atensyon, i-atras po natin ang panahon natin ng 50 taon. Ano tawag ng mga magulang sa kanilang mga anak sa kanilang mga magulang? Hindi nakakaalam, 50 taon na nakaraan. Ano tawag? Di ba? Ang tawag nila, nanang, tatang. Lumipas ang 15 taon. Ano naging tawag ng mga anak sa kanilang magulang? Naging tatay, naging nanay. Lumipas ang 15 taon pa. Ano naging tawag? Naging papa, mama. 26. Ano tawag? Airpat, airmat. Kung iatas po natin na 50 taon yung salitang airpat, airmat, maintindihan ba? Ganun din naman po ang Biblia. Napasulat na ng antas ng karunungan ng mga apostol. Iba sa karunungan po natin. Kaya kinakailangan para maunawaan nyo, ibababa ninyo ang kaalaman tungkol sa mga kustumbre, mga kaugalian ng mga Hudyo. Gagamit po tayo ng kasaysayan. Eh ang nangyari dito kay Ginoong Soriano, ayaw ng kasaysayan. Pero pag siyang gagamit ng kasaysayan, pwede ano, sinuswerte ka? Ang kasaysayan ang magpapatibay na yung iglesia niya na kinaaniban genuine na pinamamahala niya kung yun nga atunay. Kaya po, sana sa pagtindig ni Ginoong Soriano, huwag siyang pupunta sa aral. At kung pupunta siya sa aral, gusto niya, isa pa ulit. Isa pa, iset natin, huwag na rito. Iset natin sa isang open air, neutral na lugar. Yan, para pareha. 3 minutes. Hindi yung, alam po ninyo, in fairness naman sa amin, huwag po kayo magagalit. O nga, nagpapakilala kayong katoliko. Pero madali magsalita na ako katoliko. Pero yung dumanap na isang tunay na katoliko, na maging mapagtigil kayo, kung ano yung narinig nyo, relax lang kayo. Huwag naman po kayo. Oh, maingay na naman po kayo. Tahimik po, tahimik. Ha? Kaya nga si Ginoong Soriano, sinabi niya sa akin na tinuturuan niya ako. Sino nagtuturuan niya ako? Nagtuturo sa kanya eh. Sunod siya ng sunod sa akin eh. Silent. Kaya, tahimik po. Sana Ginoong Soriano, sa huling tindig mo, ipakita mo na yung iglesia ang kinaaniba mo, karuktong nung iglesia ang itinatag ni Kristo. Hindi yung magbabasa ka, magbibigay ka ng interpretasyon. Huwag naman sanang ganoon. At huwag kang pupunta sa aral. Kung gusto mo pumunta sa aral, bisig sana, hindi mo na pinirmahan to. Hindi na tayo nagkapirmahan. Na ang usapan, kung alin ba ang bautismo, kung sa larawan. Kaya po, paulit-ulit yung sasabihin sa inyo ngayon, ang doktrina ng simbahang katoliko, ang aral ng simbahang katoliko, ang magpapaliwanag kinakailangan katoliko. Eh si Ginoong Soriano, hindi papayag eh. Yung doktrina niya, ako magpapaliwanag, hindi siya papayag. Ganon din naman po kaming mga katoliko. Ang magpapaliwanag ng aral katoliko, isang katoliko. Kaya ang mga katoliko, kaya nawawala sa pananampalataya, dalawa lang po ang nagiging dahilan. Isang maling impormasyon at isang wrong information. Maling impormasyon. Bakit po? Sandali lang po. Sandali, atotan. Karotan. Ay, Mau. Sabi ko yun, tinakawali muna kayo eh. Siya muna ang bida. Puro kayo kontra bida. 1 minute, more than 1 minute, ladies and gentlemen, for your information. Wrong information. Attention, please. Oh. More than 1 minute. 1 minute and wait. Closing remark na ako, please. Closing remark. And now, ladies and gentlemen. Kaya po, naulit ko na kaya ang katoliko nawawala sa pagiging pananampalataya, dalawa lang po. Isang maling impormasyon at wrong at kulang sa impormasyon. Kaya po, ang pagpapaliwanag, sandili lang po, ang pagpapaliwanag ni Ginoong Soriano, pinaliliwanag niya ang doktrina ng simbahan na hindi naman siya ang otoridad ng simbahan. Ipinaliliwanag niya ang aral ng katoliko, hindi naman siya katoliko. Kung ako kaya magpaliwanag sa aral niya, papayag kaya si Ginoong Soriano? Hindi papayag! Ngayon, katulad na ng larawan, madalas binibingbit ang mga katoliko na sinasabi ang mga katoliko daw sumasamba sa larawan. Eh siguro nung katoliko si Ginoong Soriano at saka yung mga iba rito na naging nahikayat ni Ginoong Soriano,
kayong sumasamba sa larawan. Isang malaking kasalanan po yan ang sumamba sa larawan. Ang Katoliko, kailanman hindi sumasamba sa larawan. Kaya po, ang tabaya. Tayo na eh. Tayo na. Hindi na muna kayo ng replacement dyan, o. Oh, Mr. Ganda, ayun na po kayo sa katanungan. Inaan, Soriano, pwede na po kayong magtanong. Pwede na po. Okay, pwede na po. Kapatid na... Sandali ako, kayo pa doon eh. Sabi niya, di kayo bastos eh. Kapatid na Garza, ganito po. Ako na kong tanong ganito. Sabi niyo, hindi na katulad ng ginagawa ni Soriano, nililikot ang Biblia. Alin mo sa Biblia nilikot ko? Yung pagpapaliwanag niyo. Alin siya ipinaliwanag ko ang nilikot ko? Lahat. Ano nga? Ano? Lahat ng mga pinaliwanag niyo. Pagkita ka kahit isa lang. Yung tungkol yung sa pagbabasa. Ano nga yun? Alin ang nilikot ko ro? Yung pagbabasa. Yung pinag-uusapan. Alin nga yung pagbabasa? Na sinasabi ninyo na ang magbabasa, magpapaliwanag ng Biblia. Wala akong sinabi ang magbabasa, magpapaliwanag eh. Ang tinatanong ang magbabasa, ko sa'yo, wala akong sinabi noon. Eh, yung sinabi nyo kanina, kaya sabi ka lang. Gusto nyo, i-replay natin. Ng isang araw, oh, i-replay natin yan. Kaya mo, maririnig mo yan. Ang tanong ko, magbitaw ka ng isang araw na... Sige na, Mr. Mudrito! I am not interested in replaying it. Oh, yung nasabihin ko. I am interested in pursuing my question. Yun ang sabihin mo. Tanong ko sa'yo. Oh, yun ang sabihin mo. Meron ka pa bang aral akong masasabing nilikot ko? Ang dami nga. Ano nga? Oh, isa-isay ko. Isa-isay ko. Oh, yung gawa. Gawa 2028. Ano ang nilikot ko rin? Oh, yung sinabi nyo, Katoliko. Hindi naman ninyo alam na kung kailan pecha dumating ang Katoliko. Ano nga sinabi kong sinabi Katoliko sa 2028? Mga Katoliko. Meron ba akong Katoliko sinabi sa 2028? Oh, kanina, sinabi nyo. Ang nasa 2028, Iglesia ng wala, Diyos na binili niya ng kanya sarili nito. Magpaliwanag, Mami Ana kayo magpaliwanag. Ay, pinaparatangan mo ako na sura. O, si Mami Ana lang. O, kaya wala na sinabi kayo. Na wala akong sinabi Katoliko ron. You are under cross examination. Sumagot ka ng maayos. Kaya nga, alin ang nilikot ko sa 2028 ng gawa? Yung sinasabi ninyo, pagkamatay ng mga apostol, ang mga Katoliko ang magsisisi. May sinabi ko sa'yo. Sinasabi niyan. Relasyon. Pangalawa. Ito pa. Pangalawa. Sinabi ninyo sa Timoteo. Timoteo! Oh, pangalawa! Ang Timoteo! Ano ang nilikot ko sa Timoteo? Oh, yung mga paring Katoliko ang nag-uutos na huwag mag-asawa. May sinabi ba akong mga paring Katoliko ang nagsabi ron? Mga obispo! Mga obispo! Ako ba may sabi nun? Di ba sabi, binasa nyo? Binasa ko ba o sinabi ko? Sinabi nyo! Binasa ko o sinabi ko? Sinabi nyo! Na binasa nyo! Binasa ko! Hindi ako may sabi! Ayun may sabi! Hindi! Binasa ko eh! Binigyan ng interpretasyon! Binigyan ng interpretasyon! Sabi mo kapatid, ang pagsamba sa larawan, malaking kasalanan. Tama po yun. Tinatanggap mo ba itong librong ito? Ako magpapaliwanag yan. Yes, tinatanggap mo. Ano ba yan? Tanggapin mo muna. Ano ba yan? Tapos kami. Oh, meron din kami. Talong, sumasamba ka ba sa larawan? Hindi. Kung mabasa ko sa libro mo, na inuutos nyo sumamba sa larawan, tatanggapin mo. Sige, tatanggapin mo. Kami ang magpapaliwanag. Yes.
Kami, ako, magpapaliwanag. Ako, hindi ako magpapaliwanag. Ikaw, hindi ka rin magpapaliwanag. Babasahin natin sa aklat ninyo. Babasahin ko. Hindi ako magpapaliwanag. Hindi ka rin magpapaliwanag. Okay. Babasahin lang natin. Ha? Okay. Ayaw. Ang babasahin. Kandilin lang. Ang babasahin ko, ginawa ito ang ilano. Hindi amin sa mong pangunahan yung babasahin ko, hindi ko parang binabasa eh. Patay na walang! Magandang na lang ako, mula ang propeta, pinangunahan mo ako eh. Oh. Kasi ang babasahin ko, quotation, hindi po namin salita. Quotation ng protestante, ng umusit. Oh, sige, basa, meron kami. Oh, meron kami, oh, ito. Ano ba kayo? Ako mo talaga, ano? Ayaw kayo, kaya. Ako ang magkatanong, pwede o. Kasi, ako ang mamamagitan eh, no? Oh. Ito ba, eh, kanina sabi nyo sa inyo ba yan o sa protestante? Ito, ito'y aklat namin. Ang babasahin ni Ginoong Suriano, yung bintang ng protestante laban sa katolik. Hey, hindi totoo yan. Ba't mo ko pangungunahan? Hindi ko pa binabasa. Hindi ko binabasa. Sino ka? Sino ka? Bala-bala ang magbabasahin ko. Sige. Napaka-pintanero mo! O, hindi yan! Nakahinan ako! Ang sama ng asal mo! Pakatapos ng pintanero ka! Pintanero ka! Pintanero ka! Masama ang asal mo! Hindi ko pa binabasa! Huwag mo muna mga tulad! Masama yan! Sinungaling! Hindi ko pa binabasa! Bisan ko na ito! Bakit na pinita? Hindi ka! Hindi ko pa binabasa! Binabasa! O, lahat mo! Lahat mo! Lahat mo! Lahat mo! Kami nang patay! Iyak ka kayo ba? Mapapahinta ka kayo! Pagka! Oo! Pagka! Kasi! Anong pahina? Anong pahina? Anong pahina? Natuto ka lang sana ngayon. Oh. Talong muna ko anong pahina. Anong pahina? Bago ka magbintang! Oo! Oh. Wala nang papatayin! Oo! Oh, ang ayaw, ang ayaw nang papatayin! Nakatayin mo! Dahil kasali ko eh! Nakatayin mo ito! Nakatayin mo! Da? O ngayon ba? Ang darin na ba yung nilot o hindi ba? Lagi muna, bago paan ba rin? Yung sinasabi ng babasahin na, babayag na kayo. Pagkakasin mo muna. O. Taka, babayag na kayong basahin na. O sige, basa. O sige. Basa. Basa, ito lang po ang aking pagkatapos ng basahin, tuloy-tuloy. Ituloy niya. Basahin niya may katapatan. Huwag yung babasahin ng putol. Pwede kung hindi ko binasahin kung may katapatan, di panahon mo na para atakihin mo ko. Wala na nga. Pero para pangunahan mo ko, napakasama ng asal mo. Napakasama ng asal mo. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa, bintangero ka eh. Hindi ako nagbibintang. Hindi, yun ang ano. Sinungaling ka talaga, oo. Nagbibinta ka na, ayaw ba aminin? Kanina pa, sinabi ka nga. Sabi mo eh, pag hindi kay Kalisuriano, aatakin na aatakin ng Katoliko. Yan ang sinasabi mo, binta ko, hindi. Binta ko yan. Ikaw pala, hindi sport eh. Sayang yung asusasyon yung tinayo. Sige, basahin. Basahin lang. Basahin mo. Tuloy-tuloy lang po. Sige, wala. Huwag ka magbibinta ko. Babasahin. Sige po. Sige, magkatanong muna si Kino Soriano. O, ikanong yung muna, ikatanong sa kanya. Ito po ay pananampalataya ng ating mga mininuno, translation ng Faith of Our Fathers. Ito po ay isang aklat katoliko na Many Hill of Stars ni L.A. Arcaira STD, Censor Librorum, Dia 19 Marti 1950. May imprimya po ni Vicente P. Reyes Bibi, Episcopus Auxiliarus Manilensis at Vicarius Generalis, 18 September 1950. Copyright 1950 by Rufino Alejandro. Ewan ko kung anong copyright yung kanya. Ito 1950 pa. Tatlong taon pa lang ako noon. Ito ang sabi. Babasahin ko matapat. Pahina 200. Pagkumparahin ho natin, Mr. Moderator, kung pareho ang pahina 200, istak muna natin ang oras. Ginito ang makan. Pahina 200, pareha. Oy! Ano? Pareha. Pareha ba? Pareha!
Kobukov. Evidence accepted in court. Yes. Yes. Accepted. May babasahin ako. Iko-confirm ako sa kanya kung nandoon din, Mr. Ano ko? Ibabasahin ko itong parte ito. Sa Sistema Theologicum. Nakita nyo na? Pahina 142. Nakita nyo na? Yan, nakita nyo na. Iko-confirm nyo. Ito, tatanungin ko. Yung salita. Bagamat nagsasalita tayo ukol sa paggalang na itinatutungkol sa mga larawan, ito'y isa lamang paraan ng pagsasalita. Ito ba'y Katoliko ang nagsasalita o kaaway? Katoliko ba? Hindi, kaaway ho ba yung nagsasalita dyan? Kaaway. Sino ho yan? Kaaway. Kinukumpisa ko muna kung sino nagsasalita. Sige, sino yung nagsasalita? Sige, kung kaaway, sino yung nagsasalita? Protestante, hindi Katoliko. Ang aklat Protestante, hindi Katoliko. Ang nagsasalita, quotation 'yan ng quotation ng pare na sinabi ng Protestante. Ah, 'yon. Quotation ito ng Protestante na sinasabi eh sinusulat. At sinusulat ukol sa Katoliko. Katoliko. Importante. Umpisahan natin sa taas. Ang pagkakilala ng mga pagano sa isang idolo, huwag mo niyong pahandarin ho. I am tracing kung tinatanggap niya ito eh. Yeah, I am going to trace first kung tinatanggap mo ito. Sandali lang po. Dito po sa aming tema ng pag-uusap, dito po nasa posisyon po si Victor Soriano na magtatanong. Kaya po, kung siya magtatanong, magtanong lang po siya. Ngayon, kung magbabasa siya, sabi mo kanina, basahin ko eh. Hindi ko lang sabi mo, gusto nyo basahin. Sa kapatid na to. Kunti basahin. Hindi pa kayo, gusto nyo magbasa. Basahin ko eh. Hindi, kaya nga sinasabi ko, basahin nyo. Pero paliliwanag ko. Hindi ka mapag binasa, patayin mo rin aklat dahil hindi pa nagkatanong yun, binabasa pa lang. Patayin mo ko. Dahil tama, tama yun. Ha? Patayin mo na lang orasan. Yan. Dahil binabasa pa lang, hindi pa nagkatanong. Patay na ang aklat. Tapos ka rin sa kuleyo. Puro degree mo siya. Paglabas natin dito, grasin sa Thailand. Ah, sige. Huwag ko na lang sa maikil punto ko ulit. Kasi sabi niya, basahin kong matapat eh. Oh, yeah. Eh, siyempre, pagbabasa kang matapat, you have to begin it from the beginning. Pero alam naman yung time consuming ito eh. Kaya nga, papatayin na lang, Rilot. Patayin mo na para. Kaya ako magbasahin muna. Sige, yun. Doon ko na lang, shortcutin ko na lang. Ayan. Para naman siya huwag masyadong mahirapan doon sa pag-analisa kung kanilang salita ito o hindi. Eto. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, wala naman ibang sasalita na kundi Katoliko eh, no? Sige. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, ito'y isa lamang paraan ng pagsasalita na may tunay na ibig sabihin. Ang tunay na ibig sabihin ay iginagalang natin hindi ang walang malay na bagay na di maaaring makawatas o makawatas sa gayong paggalang, kundi ang may larawan. Ayon sa itinuturo ng kapulungan ng Trento. Tama kasi, ito yung Katoliko ang nagsasabi nito. Ano? Ituloy natin. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayunding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kong tawagin ay pagsamba sa isang larawan
ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin. Sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan, na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang kay kaharap at naaangat ang ating isip sa pagbubulay-bulay sa Kanya. Talong, paan na rin naman? Ito ba salita ng Protestante o salita ng Konsilyo ng Katoliko? Ito'y salita ng Protestante na sinulat ni Cardinal Kigon. Sige. Ito, hindi ko uusigin sa kanya ito ngayon, ano? Dahil totoo ko, walang pagsamba dyan. Hindi ko uusigin ito dahil mauubos ang oras ko. Uy, pantanoy lang, brad. Sige, kanina na 5, kumusim na siya ng 5 minutes. Sige, ganito. Ganito. Ganito na yung pambira, no, brad. Ganito mo, ganito. Kanina 5 minutes. Ganito mo lang ako magpalibala ko. Ganito. Ganito. Tapos, nung pagsamba niya ng baterya, ito ang katabi niya. Hindi. O, may saksi naman pala eh. Wala po yung intention dito. Sinabi lang niya, wala nga, hindi nga umaamin. Wala po yung intention dito. Kaya ganito eh. Ganito eh. Ito ang katolong ko, no? Sabihin ko, no? Pag nalagay niya ng baterya, sinamahan niya to. Hindi nga, hindi nga sinasabi lang. O, ngayon lang, hindi nga siya to. Palusot na lang. Mr. Gal, ay, nagbibintangan mo na naman palusot ng moderator, o. Sandali lang po, bilang tayong teaser nyo, honest mistake po ito. Palusot. Eh, ano ba, honest mistake po? Opo. Uy, ang sinasabi mo kasi, palusot ninyo. Eh, bakit nagbintang ka? Bakit mo lang bintang ka sa kapwa mo tao? Bintang ka ng bintang. Okay, umami naman. Umami naman. Bintangan mo. Eh, hindi rin ako nagkamali. Eh, then, talaga inaamin naman yan. Honest mistake, eh. Sige, sige. Oh, sige. Okay, sige. Ito po. Oh, 4 minutes na lang po, 4 minutes. Oh, pakikita ang orasan. Sandali. Eto, isa pa ang babasahin ko, isang aklat katoliko, siya ang inyong pakinggan. No? Siya ang inyong pakinggan. Eto, pahina 12. Tatanong ko kung inaamin niya ito. Sabi dito, kung ating sinasamba, ang, hindi, pahina 12 ng siya ang inyong pakinggan. Parehas lang. Parehas lang, sige. Hindi, siya ang inyong pakinggan. Oh, siya rin ang inyong pakinggan. Iba lang ang kulay niyan. Sige. Ito, ito. Umpisa na natin ito. Kung ating sinasam... Ay, huwag mo na, huwag mo na. Makasakin kayo sumanib, ba? Babasahin ko na, ho. Eto, pwede na ho. Ewan ko naman din na ito. Okay, wag muna, babasahin pa. Hindi pa rin tatanong eh. Kung tatanggapin niya yung tanong, tatanggapin niya. Tinatanggap ko. Lahat ng babasahin dito, nakasulat dito, tinatanggap ko. Ang hindi ko tatanggapin yung paliwanag niya. Okay, hindi naman ako nagpapaliwanag. Eto. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Heso Kristo. Ayun. Nandiyan ba yan o wala? Nandito. Makati, sinasamba dyan yung larawan ng ni Kristo na pa ako sa cross. Pero kung lang naman eh. Hindi nga sinasamba eh. Kung! Ano ba ang tatawa? Kung ating sinasamba, kung ating sinasamba ang larawan ni Kristo na pa ako sa cross, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Heso Kristo. Kristo ang sinasamba, hindi yung larawan. Pero sinasamba yung larawan. Ay, hindi! Sige, ito. Ito nga eh, ulitin ko niyo. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong Heso Kristo. Oh, sagot! Ito, sagot! Kung sinasamba, sino po ang sinasamba? Oh, sumoy! Laba pa lang. Alagay! Ilagay na! Ang sinasamba po ng simbahan o sinasamba namin mga Katoliko, si Kristong nakapako sa krus, hindi po yung larawan. Ah, yun ang paliwanag mo. Oo, oh, yun. Oh, kasi nasa libro. Ah, nasa libro yung sinasamba yung larawan. Kaya nga, kasi magpapaliwanag. Oo, yun. Kaya, palusutin na natin yun. Uy, talaga hindi ka makakasasok. Kalbero kami aklas eh. Palusutin na natin yun. Ngayon, susunod na tanong ko sa'yo, kapatid. Sabi mo, ha? Sabi mo kanina, ang kolehiyo
mataas na uri ng pag-aaral, no? At yon ay institusyon, konstitusyon, nanumpunahin ka. May konstitusyon din naman yun. Sabi mo, no? Kasi pumuna yung mga ano eh. At tinatanggap mo ba uli yung nangyari kanina na yun? No. Ha? Tinaliwanag ko, tinatanggap ko. No. Anong diksyonary mo nabasa yun? Na, sa mga apostol. Hindi, yung diksyonary na ang kahulugan ng kolehiyo ay institusyon, konstitusyon, ang kolehiyo ng mga apostol, ang pinag-usapan... Hindi yung kolehiyo ng mga apostol, yung salitang kolehiyo. Ang kolehiyo, ibig sabihin, isang samahan, isang institusyon. Yung institusyon ng mga apostol, ang tanong ko nga, anong diksyonary yun? Ito ang sagot mo nga. Hindi, anong diksyonary yun? Sabi mo kasi nabasa mo sa diksyonary. O, baka sa akin ko. Anong diksyonary? Sige, pakibaka. Pinatay ang orasan, kinatangkay. Habang hinahanap. Word na ano? Anong word ang hanapin? College. Now. I don't know what kind of noun. It is a common noun. It is a common noun? Yes. Not a proper noun. No. Collective or what you call abstract or whatever. Okay, thank you very much. It is a very simple common noun. Talatang common, ang hirap niya. May common. Talatang noun, pang-aramiwan, hindi mahanap. Ito na. Nakita na. O, papasahin ko. Yun ang Suryano o moderator na lang? Sige po. O, moderator na. Ikaw na bumasa. Sige, pasahin mo. O, pasahin mo na. Ito. O. Sige ba mo? O, ito. O, ang institution. College, now. An institution for higher education. Ito, Shimikama, the building, etc. of such an institution, Shimikama, an association of professional men. Oh. Like a physician, assembly of electors or cardinals. Dati wala. Yeah. That is of physicians, an assembly, as of electors or cardinals. Ayon. Susunod kong tanong. Ayaw sa dictionary. Ayaw mo muna yung ano, kapatid. Susunod kong tanong. An institution of higher learning ang nakasunod dito, ano? Ang mga apostol ba, meron ba silang, are they professionals or have they attained higher learning? Sila ay professional sa salita ng Diyos. Kiniyain sa dictionary. Anong panahon na yon, wala pang tinatawag na institusyon. Kailangan sila. Professional sila sa salita ng Diyos. Kamo, asan sa Biblia na sila'y professional? Silence! Ang ibig mo bang sabihin, tinututulan mo na mga apostol, si Hasa. Di ako tutol, pinapabasa ko sa'yo. Walang sa Biblia na ang mga apostol ay professional. Hindi lang tumutututol eh. Sandali lang. Walang tutol! Bakit ako magbabasa? Wala ang magtutol eh! Basahin mo sa Biblia na ang mga apostol ay sa Biblia professional. Ang mga apostol professional sa salita ng Diyos. Sabi mo nga, sa salita ng Diyos. Basahin mo nga. Hindi ka na tinututulan yan eh. Basahin mo nga sa salita ng Diyos ka mo eh. Sabi mo, professional sila ay sa salita ng Diyos. Hindi, pakibasa mo kung asan sa Biblia. Hindi mo tinututulan. Excuse me. I bless you, the power blessed on me as a time giver. Time is up. 10 minutes. Ito po, katibayan. You see, to believe. And see, it's believing. Ito po, di ba? Oh. Ah, sige. Katibayan. Ibalik na ho natin. Thank you.
Ipinalit ang pinatay na orasan. Nabuhay na naman ang orasan, mga kaibigan. 20 minutes? Yes. Yes, sir. I want to always abide by the rules and regulations of the moderator and the timekeeper. The one who abides the law. No man is above the law. Absolutely. Law is not only a matter of law, but a real law. That's it. Ganito po. Yung hinihintay niya, oh, yung hinihintay niya. Kahimik lang, kahimik lang. Bakit o? Sandali lang o. O, hindi pupunta ko rito. Ganito po. Sabi niya, pagtayo ko raw, aatakihin ko ang Iglesia Katolika. Sabi ko, bintangerong masyado itong pausap natin. Ha? Muti sana kung yun ang nasa isip ko eh. Sabi ko na sa inyo kanina eh. Sa ikatlong tayo ko, doon ko itatayo yung sinasabi kong pananampalataya. Hindi ko sinabi yung mga aatakihin ko sa Katoliko. Hindi na kita kailangan atakihin. Alam na ng tao kung sino totoong nagsasabi tayo. Kailangan atakihin. Una, siya napansin ko at nakatape ito and duly recorded sa lahat na recorded na narito mula nung tumindig siya 3:20, that means 1 hour na at 3 interpretation, that means 1 hour and 30 minutes isang sitas lang ang binasa. Mateo 28:19 pa lang ang binasa. Ngayon, ako, kinamo ako, kahit maingay sila, tinutuloy ko. Dahil naiintindihan ko talaga ang tao, meron siyang ano eh. Talagang excited and excusable. Hindi naman sila nang babato na kamatis eh. Kaya natin sila, no? Ikaw naman, gusto mo, complete silence, mahigpit ka pa sa court. Ngayon, ganito, ang aking masasabi ganito. Nagtayo ba si Kristo ng iglesia o hindi? Wala ikang pagtatalo, sabi niya, nagtayo ang Panginoon ng iglesia. At ang iglesia ay tinayo saan? Sa Jerusalem. At tandaan nyo, ang Jerusalem, ang kapitolyo ng pananampalatayang sa Diyos. At tandaan nyo, ayon kay Kristo sa 24 ni Lucas, ganito ating mababasa, at ipangangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi at pagpapatawad sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Saan dapat manggaling ang pangangaral sa lahat ng bansa, magbubuhat sa Jerusalem. Nung matayo ang Iglesia Katolika, saan ang gagaling ang aral? Sa Roma. Wala sa pamantayan ng Biblia yung nasa Roma. Kasi ang sabi ng Biblia, ipangangaral sa kanyang pangalan ng ang pagpapatawad ng kasalanan at ang kaligtasan, magbubuhat sa Jerusalem. Sabi nga nung pasyon nila eh, pag binabasa pagmahal na araw, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong bibuti at aralan na magaling. Talaga halata katoliko pag isabi nila pasyon nila, no? Pasyon nila. Ang sasabi, nasa sa taong nagugupin, nang sasalay, di mahiging. Ayun, saan mo magmumula? Never na sa Roma. Ang tunay na iglesia, ang kapitolyo ng aral na ituturo'y manggagaling sa Jerusalem. Pinatunayan po ba ito ni Jesus? Basa sa Gawa 1:2. At hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hiniram. Ano sabi sa mga apostol? Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa.
sa mga tuwigmang gagaling pa rin sa Jerusalem ang ikakalat na aral hanggang sa kauli-uli ang hangganan lupa. Ang question yung kanya galing sa Roma. Hindi galing sa Jerusalem. Ngayon, yun upang iglesyang nasa Jerusalem? Ano ang pangalan nun? Sa iglesia sa Jerusalem? Ganito po ang sabi sa Gawa 1:8 Nang araw na niya o'y nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalap sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Meron pala talaga existing na iglesia sa Jerusalem. Nung usigin ang iglesia ito, umalat, napunta sa Judea, napunta sa Samaria, maliban na sa mga apostol. E aling iglesia po ito? Nakinggan niyo. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisulat sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Alin ho yung napunta sa Judea? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbasa rin naman kayo sa inyong sariling kababayan, gaya rin naman nila ng mga Hudyo. Basahin natin sa Bibliang Katoliko. 3:14 ng Unang Tesalonika. Sa katunayan, o mga kapatid, nagsitulad kayo. Saan? Nagsitulad kayo sa mga, capital letter, Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Alin ho yung nanggaling sa Jerusalem nang umalat na punta ng Judea? Alin yon? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun po ang tunay na iglesia galing sa Jerusalem yun. Yun ang tunay. Bakit tayo naniniwala yun ang tunay? Sapagkat yun ang nabasa hindi sa istorya, kundi sa Biblia. At Bibliang Katoliko pa ang binasahan natin. Na ang nandun pala sa Jerusalem, iglesia ng Diyos na punta sa Judea. At ang sabi sa mga taga-Judea, mga kapatid, nagsitulad kayo. Sa kanya naman bawal tumulad. Kahit kopyahin daw, parehong-pareho, fake pa rin, sabi niya kanya, tatandaan nyo? Kahit daw parehong-parehong kopyahin, fake pa rin, tingin ikaw yung pera. O tinan mo, bakit fake yung pera? Nung kopyahin ba yung pera, parehong-pareho? Kaya nga fake yung isa, hindi ka parehong-kapareho ng isa. Hindi isang molde ang dinaanap. Pero kung isang molde ang dadaan at kukopyahin parehong-pareho, hindi pwedeng fake, mga kapatid. Kahit kailan, hindi pwedeng fake. Hindi pala naitindihan ito sa isang kopya. Biro mo, sausgado! Pinatanggap yung sirok, kapi! Diya, hindi! Fake yun! Ano ka mo nakukuha yung kabuyak? Yan ba sinasabi mo, authority ka? Miski sausgado, katoliko, hindi ka papasa! Dahil karamihan ako, sausgado, katoliko, west katoliko. Tinatanggap yung Xerox copy ng West! Yan, hindi niya tatanggapin! Nakakalagim yan! Eh, yung mga nasa Tesalonica, nagsitulad kayo! Bakit? Ang iglesia, halimbawa, si Kristo halimbawa, utos tularan, kopyahin ang kahulugan! Kasa, pakinggan niyo sa isang talata ng Unang Pedro. Eto. Na sa ganitong bagay kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo at kay iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Kukopyahin o hindi? Kukopyahin. Susundin eh, hakbang niya. O ngayon, alin ang tunay na iglesia? Di nababasa sa Biblia, saan kami umali? Ayan, sa karatula namin, iglesia ng Diyos yung inaniba namin. Kaya nga kami, mga ka-anib. O, paano ka ito na-anib, Suriano? Sinaksak mo lang yung sarili mo. Kaya tanungin natin sa Diyos, paano ba pwedeng umanib, Panginoon, dun sa iglesia mong na sinasabi ko? Tanungin natin ang Diyos. Sabi niya sa akin, sino nagturo sa'yo? Sabi ko, ang Diyos.
hindi niya naman kinulis yun eh. Alam niya naman kasi pwede magturo ang Diyos kahit di ka nagkikita eh, no? Pero sabi ng Diyos, na ang mga hintil, tayo po mga hintil, we are not Israelites, therefore we are Gentiles. Ang mga hintil, tagapagmana. Kasangkap ng katawan! Ano kaulugan ng kasangkap? Tingnan natin sa English. Ito. Tingnan natin kung anong kaulugan naman. For Gentiles are fellow heirs, tagapagmana, members of the same body. Ano yung kaulugan ng kasangkap? Member. Pag tinagalog sa Tagalog na kolokyal, ano? Kaanib, kasapi. Ayan, kasangkap. Ang sabi rito, na ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan. Alin yung katawan? 1:18 po ng Kolosas, iglesia yon. Kasangkap ng iglesia o ng katawan at may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Paano tayo maaanib doon? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Aanin natin ang Ebanghelyo. Aanin natin ang Ebanghelyo. Ha? Papa-interpret natin sa kanila. Aanin natin ang Ebanghelyo. May Biblia. Aanin natin. Sabi ng Diyos, pakinggan nyo. 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At inyong basahin! Aalino natin! Babasa! Ayaw niyo naman na nagbabasa. Gusto niya nagkukwentuhan. Oh, sabi ng Biblia, babasahin! Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inyutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ano ho ang garantiya ng Diyos? Ang aklat ng Panginoon, walang kulang. Sabi niya kanina, meron daw katotohanan hindi nakasulat sa Biblia. Ha? Alin yung katotohanan hindi nakasulat sa Biblia? Lahat po ng katotohanan ng ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Titindigan ko yan. Lahat ng katotohanan ng ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Alin ho ang tunay na iglesia sa Biblia? Iglesia ng Diyos. Paano ka maaani? E di yung Ebanghelyo sa sampalatayanan mo, babasahin, tuturo, sasampalatayan mo, susundin mo. At yun, tatanggapin ka ng Diyos. Sa kanila naman, di pa sapat yung kailangan pumasok pa sa College of the Apostles. Wala naman siya maipakita sa Biblia, College of the Apostles. No? At kung ano enrollment fee doon. Ngayon, meron mo ba tunay na iglesia sa Biblia o wala? Meron, ito, tinan nyo kung yung tunay na iglesia. Sa unang Timoteo 3:15, Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Tamo yung iglesia ng Diyos, ang Diyos yung buhay, hindi patay. Oh, na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Alin ang katotohanan ng iglesia? Yung iglesia ng Diyos. Hindi katolika, apostolika, romana. Hindi naman kita atakin, huwag ka mag-alala. Pero, ito ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko ganito. Ang iglesia sa Biblia, ang namumuno, ano ang tawag? Ha? Sa Biblia, ano ang tawag sa namumuno? Ang sabi ni Pablo, ang ating kapatid na si Pedro. Ang sabi naman ni Pedro, ang ating minamahal na kapatid na si Pablo. Kaya ang tawag sa namumuno, kapatid. Sa Katoliko, anong tawag sa namumuno? Sa tunay na iglesia, anong tawag sa namumuno? Kapatid. Bawal ba yung tumawag ng kapatid? Ito, huwag kayong patawag ng rabi. Sapagkat iisa lamang ang inyong guro at kayo lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong tatawagin ama yung nasa langit. Ang tunay na iglesia, ang tinatawag lamang na ama yung nasa langit. Pagdating sa pananampalataya, isa lang ang tinatawag nilang ama yung nasa langit. Bawal nang itawag yun sa iba. Ha? Kaya nga ang turo ni Kristo,
ama namin na nasa langit ka. Hindi sinabi, ama namin na nasa Roma ka. No. Anan kong ama namin nasa langit ka. Sa tunay na iglesia, may bayad ba aral? Palata! Only 5 minutes, ladies and gentlemen. At samantalang kayo na naglalakad, magsipangaral kayo. Magsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga keto, magpalabas kayo ng mga demonyo. Ang tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Yan ang tunay na iglesia. Kaya dito, sa iglesia ng totoo, walang bayad ang aral. Anong interpretasyon pa ang papaliwanag mo dyan? Walang bayad! Tanong, simple, nagbabayad ba ang katoliko sa aral na itinutupad o hindi? Nagbabayad, may bayad ang binyag, may bayad ang kasar, may bayad ang kumpir, may bayad ang kung ano-ano. May bayad ba wala? Anong interpretasyon pa ang sasabihin mo? Interpreted na ito. Na-interpret na ito lang ang apostol, di naman ako mag-interpret sa sabihin ng katoliko natin basahe. Ang mga pali niya, nagsisihatol. Ang mga pangulo niya ay humahatol udyok ng suhol. Ang kanyang mga pari nagtuturo dahil sa pakinabang. Ang kanyang mga propeta nang huhula dahil sa salapi. O, tamo. Ako ba may sabi nito? Hula ito, hula. At sa kabutihang palad, natupad yung hula. Meron ang mga pare nagtuturo dahil sa pera. 4 minutes. Ako ba may sabi nito? Biblia Katoliko ito. Pag nagalit kayo, edi ito, kamulamunin natin. Pag nagalit kayo, 3 minutes. 30 seconds. Upa. O ngayon, yung tunay na iglesia. Ano? At saan natitindigan ko yung aking samahal lang, eh, no? Pero binigyan niya ako ng ideya, kaya hahatiin ko. Ang tunay na iglesia ay nasa Biblia. Ang pangalan nasa Biblia, ang turo nasa Biblia, apostolika. Ano ang sabi ng mga apostol? Pakinggan niyo sa 4:6, ganito ating mababasa. Sabi ng apostol, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Paul of Times and you, upang sa amin matuto kayo. Huwag ihigit sa mga bagay na nangasusunod. Ano ang aral apostoliko? Ano po ang aral apostoliko? Kailangan matuto, huwag ihigit sa nakasulat. Tanong ko sa'yo, ang Iglesia Katoliko ba? Ang aral nakasulat lahat? Saan mapapasa sa Biblia ang purgatorio? At sa Biblia ang misa may bayad? Alam niya! Asan sa Biblia na si Santa Maria ay reyna ng langit? Asan sa Biblia na si Santa Maria pumalik sa langit, body and soul? Meron ba? Kaya kayo, ligaw na ligaw kayo eh. Pwede mo ka sabihin kayo nga galing doon sa panahon na yun. Alam mo kasi, noong panahon na yun, sinulaan ng mga apostol, lilitaw talaga mga antikristo noong panahon pa nila. Last two minutes. Sabi ng mga apostol, mumunting mga anak, inyong narinig, ito ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating ang mga antikristo. Narinig pala, sabi ng mga apostol, kailan nag-umpisa? Kahit ngayon, ay lumitaw na ang maraming antikristo. Nung pampanahon nila, sila'y nagsilaba sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sila sa atin, ngunit lang ang silabas upang mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kailan hulag umpisa puwersa ng antikristo? Ngayon pa, sabi ng mga apostol, kaya noon pa, meron na talaga lumitaw mga antikristo. Kung sino yung lumitaw noon, bukod sa mga apostol, yun ang mga antikristo. Last 1 minute. Paano natin malalaman na sila'y bukod sa mga apostol? Kasi ang aral nila, iba sa aral ng mga apostol. Meron bang sinagoga ang mga apostol? O tipo ng Kristiyano na may larawan? Meron ba? Kahit isa, wala.
natagpuan ang mga ruins ng mga early Christian churches, wala po kahit isang larawan doon na kung sino-sino santo. Kaya sila, iba yung kanila kaysa sa mga apostol. It's true, they trace back their history to the apostle. And it's true also that the apostle said na noong pampanahon nila naglitawan na ang mga antikristo. Hindi ko sinasabi sila yon. Hindi ko sinasabi sila yon. Sinasabi ko lang yung nasa Biblia. Ayun ang tapos na yung maintindihan. Kaya mga kapatid, huwag kayong padadala sa mga sabi ng kasaysayan, sabi ni Webster, makuha tayo, magsimpatiya tayo sa Biblia sapagkat kung tinatanggap natin ang patutunan tayo, lalong dakila ang patutunan ng Diyos. Amen! Mr. Soriano, Brother Soriano, by best of the power, best of me, once again, kain sa? Yes, Your Honor. Thank you. It's your time, Sir Gaza. Cross-examination na po. Meron po kayong 10 minuto para magtanong. Ang magtatanong sa side ni Mr. Garza. Naman ay Brother Soriano. Okay. Bago ako magtanong sa mga pinahayag ni Ginoong Soriano, nais kong munang liwanagin. Dahil dito sa closing wala akong tanong. Dapat magtanong kayo. Ano na po? Ano sa mga tanong? Premise na ito eh. Hindi ba ano po yun? O yun po yun? Kasama nyo. Kasama sa oras. Kaya kayo. Premise. Kasama sa oras. Kasama sa oras. Ako pag nagpe-premise kasama. Isang game na. Kaya nga. Kanina naman yung binasa niya, binabasa, kinukumpila. Kaya hindi ito magbo-oras nun. Kaya kung pag lumahala kayo, pata ka oras nun. Hindi ko naman alam na hindi tumatakbo, sabi niya kasi. Kaya tumasok ako. Sige, okay. Atin na, okay. Bago ako magtanong sa mga pinahayag ni Ginoong Soriano, nais kong liwanagin muna dahil sa meron siyang huling salita nitong mga nakaraan na hindi ko naman tinutukoy na sila yon. Doon ba sa pinahayag ninyo lahat, yung po ba'y hindi katolito? Ano pinahayag ko lahat? Yung mga tungkol doon sa sinasabi ninyo, yung tumawag na ama, yung nagpapabayad ng mga pari, yung mga kailangan, ang mga... Ganito yan kapatid. Yung po ba'y mga katolito? Ito ang sagot ko. Kahit kanino pwedeng matupad yon. Kaya kung kanino natupad, yan ang tinutukoy. Dahil ang tanong ko ang sagutin nyo, yung po ba'y sa mga pinahayag ninyo, yung taasan, kanino ba natupad? Sa katoliko o hindi sa katoliko? Ganito ang sagot ko nga eh. Kahit kanino pwedeng matupad. Ngayon, kung kanino natupad, isa siya doon. Palagay ko eh, Mr. Moderator, simple tanong ko. Okay, simple naman ang sagot ko. Ang katanungan, ito simple. Yung bang sinabi ninyo, sa katoliko ba nagkaroon ng katuparan o hindi sa katoliko? Ganito ko nga. Ito. Ang alam ko, ang katoliko, ang kanyang mga ngaral nagpapatawag na ama. Padre, papa, etc. May natupad sa inyo, kasama kayo sa kinatuparan. O, hindi ko naintindihan. Dahil, kaya ako nililiwanag muna, dahil marami ang naging tanong, puro iwas si Ginoong Soriano. Nagkaintindihan na kami. Silensyo, silensyo. O, katulong. Ang dapat magtanong ka, huwag ka magko-comment. Hindi ka magbintang, magko-comment ka. Hindi, kaya nililiwanag ko. Ayoko nung, hindi tayo nagkakaintindihan eh. O, eto, ngayon, sinabi, tungkol sa ama. O, sige, magtanong, ano lang, puro, tanong lang, ano naman, puro sagot. Kailangan mong tanong kayo, sagot siya. Unang tanong ko, dito sa 23:9, dahil sinabi ninyo ang mga pare o mga papa, nagpapatawag ng ama. Totoo po ba yun? Yun ang tawag niyo eh. Hindi, totoo po ba yun? Nagpapatawag? Totoo, yun ang tawag niyo eh. Doon po ba sa Biblia na sinabi ni Kristo, sino po ang pinagbabawalan?
Yung tumatawag o yung nagpapatawag? Yung tumatawag. Okay. Kung tawagin ko ba yung ama ko na ama, ako ba yung nagkakamali? Ano naman pampananampalataya yung sinasabi ko, pampananampalataya. Isa madaling salita, wala ang nabasa na pananampalataya yun. Nasa Biblia ba? Subject to test lebe ang katanungan. Mr. Moderator, sagutin na. Sinuturo ni sa kaba na pananampalataya lang ako nakapalataya. Sa pananampalataya? Pambila. Ang tanong ko, ito. Lahat ng turo ni Cristo pampananampalataya. Hindi ang sibil. Hindi ang sibil. Ay, ano? Yun ang sagot ko. Ang tanong ko, ito. Meron ka ba nabasa na pananampalataya? Wala. Ba't mo? Meron ka na? Meron! Wala! Meron! Ano bagong tanong? By enjoying. Sige po. Okay. Sandali lang. Dahil hindi po tayo magkaroon ng katahimikan, bagamat marami pa akong katanungan, ginawin ko na lang sa katanungan ko. Hanggang dito na lang.